Good evening, good evening, good evening. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon. Ba naman itong kapatid ko? Ang te-text ng picture ng laing, masarap pa. Alright, so start na tayo. Sige. Brother Aldrin, ikaw na mag-open ng prayer. Okay pa, sige po. Okay. Dear Heavenly Father, Lord, salamat po sa araw na ito. Thank you, Lord God. We have this opportunity, Lord God, to gather, Lord God, and learn more of your word, Lord God. I bless you po itong pag-aaralan namin. Bless po si Pastor, Lord God, and anoint him, Lord God, na maituro po niya na sa amin, Lord God, at tumatak po sa puso't isipan namin po, Lord, ang mga pangaral for today, Lord God. And Lord, we thank you for your love. We give you all the glory, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 Bago ko i-turn over sa ating facilitator tonight, si Pastor Rave, may katanungan muna ako sa inyo. Lahat tayo ay sumagot. Yan. Meron ka na bang binitawan na pangako? No? Na kumbaga talaga naman na tinupad mo yung pangako na yon. Ayan. So, hindi ko alam kung mahilig kayo sa mga novel noong araw. Kasi uso dati yan eh. Wala pa Netflix noong araw. Binabasa pa nun yung mga romantic novels, di ba? Merong isang sikat na novelist. Alam ko kung familiar kayo, kay Daniel Steele. Si Daniel Steele ay meron siyang isang libro na sinulat. Ang pangalan, The Promise. So, yung naging movie pa nga yun. Hanapin niyo sa YouTube, naging movie. Napanood ko yung movie. Napanood niyo yung movie, tita. 1970s pa yata yun. Yes, opo. So, ngayon, itong dalawang nag-iibigan na to, may pangako sa isa't isa. Tapos, meron silang napanalunan sa perya na parang necklace na pearl. Binaon nila na parang meron dagat na overlooking yung isang hill. May malaking rock tsaka may puno. Binaon nila sa ilalim yung necklace. Sabi nila kahit anong mangyari, we promise to love each other. Then madaming unfortunate events. Baga, yung nanay ayaw sa nagkahiwalay sila. Then for so many years, no, ginawa nung babae, kasi mag-aasawa na siya, parang ayaw niya na, parang di na sila magkakabalikan, bumalik siya doon. Then gusto niyang kunin yung pearl para itapon niya sa dagat para wala na siya sa promise. Di na siya part ng covenant. Ngayon, itong lalaki, nauna siya doon. So hinuhukay nung babae, di niya makita. Tapos lumabas, parang yun yung parang pinaka-ending. Lumabas yung lalaki, sabi niya, ito ba yung nahanap mo? Naks, romantic. Sabi niya, this pearl belongs to the person who made the promise to me. Sabi niya gano'n. So, yan. Basta panoorin rin yung movie, nakakaiyak siya. So, kumbaga, sabi niya, I'm holding on to my promise. Kasi hindi niya nakilala yung babae. Kasi nag-plastic surgery yung babae. So, madami pang kwento yon, pero yun yung pinaka last part, no? Sabi niya, I just wanna parang gusto kong maging totoo dun sa promise ko, sabi nung guy, no? So si Michael at si Claire yung kanilang pangalan. Anyway, kayo, meron ba kayong promise na tinupad, na natuwa naman kayo dahil tinupad nyo yung promise na yon? Anybody? Promise to be broken or promise to be kept? Yung natupad muna. Kasi ano bang feeling pag hindi natupad yung promise? Diba? Ano yun? Medyo mapapanis. nakakalungkot. Yeah. When I was 9 years old, nakatira kami sa Quezon City. Since lumipat yung family ko sa Marikina, naiwan ako dun sa lola ko kasi school year yon. Sabi nila, pag summer, saka na lang namin ililipat on your fourth grade. So, ang promise sa akin, every Friday afternoon, susunduin ka namin
Tapos, ibabalik ka namin ng Monday morning. So, ako naman, syempre, 9 years old. I was waiting every Friday. So, one Friday, naghihintay ako, hindi dumating yung tatay ko. So, I was so disappointed kahit na alas 12 na ng gabi. Yeah, ako disappointed. Diba? So, I mean, yung suot ko nung Friday na school uniform, yun yung suot ko nung Friday night. Natulog ako, naawa sa akin lola ko. Sabi niya, hindi ka na, matulog ka na. Bukas, sigurado darating yun. And I'm excited naman ako. Kinabukasan, Saturday, hoping umaga darating. Hindi pa uso telepono na, di ba? Nung araw, 70s. Sabi, tapos, maghapon ako doon, naglalaro ako sa labas. Walang dumating. Hanggang gabi na naman, hindi ako nagpapalit ng damit, ha? Hanggang gabi na naman, hindi dumating. Sabi ng lola ko, may linggo pa naman. Magkamagalala sa sunduin ka. And then same thing happened. The entire day, nandun ako sa labas. I was waiting. Walang dumating. Kasi bata ka eh. Yun yung effect sa bata. Pag nag-promise ka sa bata, kailangan ito pa rin eh. Okay, pumasok ako, kinalulisan. Yung pa rin yung damit ko. Di pa ako naliligo, di pa ako nagpapalit, di pa ako nagtututbrush. Kasi nga, I thought, makaka-uwi ako doon sa Marikina. Ayun, so, yun yung effect ng promise pag hindi mo natupad. Di ba? So, imagine yun, tanda ko na, naalala ko pa yun. So, at yun na masakit, minsan di mo malimutan. Di ba? So, importante, dahil na pag sa bata, nag-promise ka, dapat tuparin mo. Di ba? So, sa inanak ko nga, pag sinabi niyang, promise, mag-ano tayo, tea party, naku po. Eh nakapag-promise na ako. Di magti-tea party kami. Parang gano'n. Para akong ano nun. Para akong nanay na may dadalan siya. Ah, tea party. Di ba? So anyway, kayo. Ano yung promise na tinupad nyo naman? Yeah. Doon tayo sa positibo. Yung tinupad nyo. Or tinupad sa inyo. Pwedeng gano'n. Kaya ako naman, Pastor, eh, ano. Mm-hmm. Pag nagpa-promise ako talagang ginagawa. Mm-hmm. Sabi ko nga sa mga anak ko rin na kung nagpa-promise kayo, kahit it will cost your life, mm-hmm, gagawin nyo kasi pinapromise niya. Ganun ang prinsipyo. Mm-hmm. Kahit umumulubi ako, nagpa-promise ako, gagawin ko yun. Mm-hmm. Yun kasi yung biblical promise. Eh. Sabi kasi, di ba, let your yes be yes and no be no. Diba? About the others, kasi mamaya may matindi akong katanungan sa inyo na medyo mahirap sagutin. Tungkol din sa promise. So, how about the others? May promise ka ba na hindi tinupad sa'yo o tinupad mo? Or ako, Pastor. Go ahead po. Naalala ko nung ala ko pa lang si Faith, nag-aaral siya sa PCU. Kasi sa Mandaluyong kami, ang parents ko nasa San Andres. So, Sunday night, dadaling ko siya sa San Andres. Sasabihin ko sa kanya, susunduin ko siya Friday night. Tinutupad ko naman. Kaya, Friday night, masaya-masaya siya kasi uuwi niya siya ng Mandaluyong. Eh, kaso, from Pan to San Andres, ang traffic. From San Andres to Mandaluyong, ang traffic. Kasi dumarating ako, 9 o'clock. Kaya kahit gabi na, tinutundo siya. Kaya masayang masaya siya. Tapos ako malungkot na kasi pagdating ng Sunday, eh hahatid ko na naman siya doon. Mm-hmm. Pero at least eh, natutupad niyo. Oo. Hmm. How about the others? Ako, Pastor, meron. Go ahead pa. Sinong mag-first year high school na ako, medyo hirap kami kasi yung dalawang sister ko ay nasa high school na. So parang sabi nung mother ko, mag-stop ka muna. Hindi natin kaya. Tapos nga dumating yung auntie ko galing sa Cebu, narinig niya sa mother ko na gano'n, hindi ako makaaral, ganyan. Sabi ng auntie ko, eh doon ka muna sa Cebu. Parang kita doon. Tapos, ayun ko eh. Nalulungkot ako doon sa naiiwan ko yung pamilya ko. Yung mga kaibigan ko, mga classmates ko, ganyan. Tapos, sabi na nga ako, mother ko, sabi niya,
kamag-ilang sabi niya, isang kaisang punta lang doon pagka medyo manda na itong business ko. Kaya, yun, antay ako. I mean, after 1 year, tuwa ako dahil inaantay ko na natawag na nang pauwi na ako ng mother ko. At awa ng Diyos naman, sabi niya, sige, balik ka na dito. Balik ka na dito sa Poron, Palawan. Sabi niya, kaya ko na kayong pag-araling tatlo sa high school. So, tuwa ako dahil na-make good naman ng mama ko yung promise niya. Ayun ang aking experience. Bakit nga talaga no, sa bata ang bigat ng pangako? Ano? Napaka-ideal kasi ng bata. Eh, diba? About the others, pag-ibig naman, usaping pag-ibig. Baka may gusto mag- Aldrin, ikaw. Si Aldrin daw. Kami po kasi ni Yasmin po, Pastor, ano eh, 14 years LDR. Oh, tagal. So, lagi kami nangangako sa isa't isa na hindi kami bibitaw, na you'll still stay faithful and yun nga po, hanggang sa makarating sila dito, and then thank God nangyari nga po. So, natupad naman yung promise. Amen. Amen. Saludo ako sa'yo, bro. Thank you po. Mahirap yun. Sa totoo. Apo, mahirap. Yes, lalo na sa part na mga lalaki. Di ba? Apo. Dito pa naman, daming tukso. Di ba? Apo. Isa kang uliran. sana true dumami. God's grace lang po yan. True God's grace. Sana dumami yung lahi mo. Yeah, that's a great promise. Sa totoo lang. No. Kasi alam naman natin na madaming stories na kumbaga nagkahiwalay dahil nga napumunta na Hong Kong, US or Canada or wherever, di ba? Pero yung family sticks together, that's a great blessing. Yeah. How about the others? Pangako na tinupad sa inyo. Yeah, kahit yung binilan lang kayo, pinangakuan kayo, binilan kayo. Yung hindi natupad, Pastor. Ah, hindi natupad. Sige po. Okay lang. Ako sa iyo. Maglalaban mo. Di po kasi nung... Kasi po kami, 8 po kaming magkakapatid. So, ako po yung pinakamatanda. So, ano po, tapos nung time na lumalaki na po kami, high school, ganyan, sa high school ba yan, or magka-college na po, sabi na po ng tatay ko, di ba uso pa po noon yung Saudi, yung pupunta sa abroad sila, yung mga ganun, sabi nila, nangako po siya. Na napakadami po namin, mama ko, hindi naman po siya nag-work. So, siya lang. Tapos, sabi niya, pagdating daw niya ng Saudi, mag-iiba yung buhay, yung ganun, napadala siya. Nangyari naman po yun. That was, I think, in 1981, natatandaan ko pa po yun. First niyang pumunta sa Saudi. Yeah. And halos college na po kami noon. Tapos yung iba, high school. Tapos meron pa po kami elementary. Tapos po, sabi niya, gagawin niya daw yung lahat. Ibibigay niya daw yung mga hindi niya natupad noon. So, nag-umasa naman po kami. For 1 year, okay po. Tapos nung dumating na po yung time na lumalaki na, talagang lumalaki na rin po yung gastos. So, hindi na po siya nakakapagpadala. Yung pong kanyang promise na ano, na nasira. So, sa ako po lahat yung, sa akin po lahat yung, at the age of 18, I was already working. Working student, lahat-lahat po, ginawa ko na. Tapos, tumuporta sa mga kapatid para, ikaw, pang panganay ka po, magbibigay ka eh. Yeah, that's true. Instead na, yung sapatos ko, yung parang gagamitin mo siya yung kahit na nababasa na yung socks mo araw-araw. Lalakad ka lang. Tapos para yung sa kapatid mo, maayos yung sapatos niya. Yeah. So, tapos po, hanggang sa sabi ko, pag laki ko, ay pag nagtrabaho na ako, I will really be, ano po, yung susuportahan ko po yung family ko. Lahat po ibibigay ko sa kanila. Ganun. Hanggang sa naging Kristiyano po ako, nagkaroon po ako ng galit sa tatay ko, pero nasabi ko na po sa kanya, nagka-sinabi ko na po sa kanya nung time na nag-asawa na ako, sinabi ko sa kanya na nagkaroon po ako ng distansya sa kanya. Sabi ko sa kanya, nagalit po ako sa kanya kasi nakikita ko po yung mga kapatid ko noon. Pero ang nanay ko po ang nagtrabaho.
nung nagtrabaho po ang nanay ko, yung at that yun ang time na nagtulungan po kami, nakapag-aral na yung mga kapatid ko, nakagraduate yung iba, yung mga college, yung mga ganon. Hanggang sa unti-unti po, na, naging maayos yung buhay. Pero ang tatay ko po, wala po siyang naipundar para po sa amin. Pamilang po talaga yung magkakapatid ang gumawa ng paraan lahat. Nagsikap po kaming lahat, nagtulungan. Hanggang sa naging Kristiyano po ako at pinatawad ko po yung tatay ko. Kasi ang tagal ko pong may ano sa kanya, yung tagal po nang meron akong hinanakit. Yeah. Sinabi ko po sa kanya, until now, hindi po namin alam na, alam namin nasa abroad siya, pero nakauwi na po pala siya. Hindi kami. So ang nanay ko po talaga yung nagsikap. Kaya po, ngayon, kahit po ngayon, kami po yung nagsusupport sa kanya. Sinusuportahan po namin kasi meron pa po, buhay pa yung both parents ko. Uh-huh. And hanggang ngayon, sinusuportahan po namin sila. And kahit po wala po siyang naibigay sa amin, meron pong yung kapatid ko, binilhan po sila ng bahay, yung mga ganon. Meron po silang magandang tirahan, meron po silang lahat ng kailangan nila, sinuportahan po namin. So, tas nawala na po yung pain sa puso ko nung kinausap po siya. Kasi hindi po ako, pag Kristiyano ka pala, hindi ka mapakali, hindi ka walang sigla, walang joy, hanggat tinawawala yung bigat sa puso mo. Lalo na po, pamilya mo, nakikita mo siya palagi. Pag nakita mo siya, naalala mo lahat yung mga pinangako niya, yung mga ginawa niya. So hanggang finally po yun, na-release ko po lahat. Nag-ask po ako ng forgiveness sa Panginoon at kinausap po pong tatay ko. Sinabi ko sa kanya, nagkaroon ako ng grudge sa kanya. Malaki, mabigat. Sa nangyari sa pangako? Wala pong nangyari sa pangako. Alam, maganda lang sa Panginoon eh. Oops, naghang ata ako. wait. Naghang ako. Sila. Okay. Okay na po ako. Wala po sorry. Nawala po kayo, Pastor. Oh, nga po. Sorry, nakamute pala ako. Naghang na-kick out. Anyway, ang maganda sa Diyos natin, di ba? Meron tayo minsan hinanakit. Eh kapag nabasa na natin yung salita ng Diyos, it pacifies our heart. Babalik ka pa rin doon sa katulad ng puso ng Diyos. Na alam niyo kasi siya yung role model talaga, 'di ba? Anyway, doon naman sa hindi pa sumasagot, may tanong ako sa inyo. Halimbawa, lahat tayo US citizen. Okay. Tapos nagkaroon ng nag-declare ng war, ng gera si Duterte. Tapos sabi ni Biden, call. Away. Di ba? Naggera. Philippines versus US. Tapos, halimbawa, inactivate tayo bilang army, US Army. O siyempre, papadala tayo dun ngayon sa Pilipinas. Tapos, gera. Ang tanong, kanino ka makipaglaban? Sa US o sa Philippines? Kanino ka kakampi? Ayan. At bakit? Ayan, pang Miss Universe yan. Ha? At bakit? Teka, US citizen tayo. Okay? May gera. So sabi ng Philippines, lahat ng citizen mag-armas, kalaban natin US. Nangyari na yan nun, yung US-American War, di ba? Ay, American-Filipino War after the Spanish-American War. Ngayon, sabi rin ng US o lahat ng mag-armas. So, hand-to-hand combat. Tapos, pinadala tayo ngayon sa Pilipinas. Ang tanong, kanino ka kakampi?
sa Pilipinas, sa US. Pastor, tanong, papadala ba yung mga dual citizen? Gandang tanong yan. Mamaya natin sagutin yung dual citizen. Ikalawa, ano yung pinapag-awayan? Is it something na sino ang tama? So ganito muna si Sir, sagutin muna natin una mong tanong. Paano yung mga dual citizen? Di ba? Ayun na nga, kasi sasagutin mo. Kung dual citizen ka, anong gagamitin mong citizenship ngayon? At bakit? Yung pangalawang tanong mo, yung pangalawang tanong mo, kung sino yung tama o mali, sabihin natin, parehas tama. Parehas tama. Di ba? Kasi lagi, sa gera naman ganun eh. Ang perspektibo ng mga German, tama sila. Ang perspektibo ng European tsaka US Union yung mga allied forces noon, yung allied forces, tama sila. So, parehas tama. Papakulong na lang ako, Pastor. Papakulong? Saka magpapakulong? Hindi, kukulong ka pag hindi ka nag-ano eh. Oo nga, saka magpapakulong? Kasi ba, sabi ni Tita Ellen, sa US, kasi matter. Magpipay na lang ako doon. Oh, magpapakulong daw si Pastor Ray. About yung iba. Para si Paul, di ba, Pastor? Nagpipray na lang. Dadasal ka na. O, paano yung iba? Anong gagamitin mong citizenship? O, sige, sabihin natin, dual ka. Nakapag-apply ka na sa ano? Nakapag-apply ka na sa consul. Kung ako dual, Pastor, okay. Philippine citizenship na. Okay. Pili ko na i-give up ang US. Okay. So, i-give up. Kasi nandun ako sa family ko eh. So, i-give up niyo po yung US citizenship? Yeah, I really. Kasi nandun naman ako sa family. Important sa akin, family. Okay. Ayun ang sagot ni Tita Pepot. Ha? At dual ka ba? Anong sagot ng iba? At bakit? Yeah. Kasi si Tita Pepot, bakit? Kasi dahil sa pamilya. Pinoy siya ulit. So, itatatwa niya yung ano US citizenship. Baka na. Pastor, baka may nakikinig na taga-embassy, ha? Naka-record yan. Naka-record. Huwag niyo pong i-record, ha? Naka-record. Sagutin niyo ako. Hindi naman nila tayo naiintindihan. Huwag kayong magalala. Nakakaintindi sila po. Si Pastor Bong, napapakamot. May course na na Pilipino ngayon. May course na. Hindi, kasi YouTube too, eh. Hindi, it's ano lang naman. It's ano yan? Sample lang. For discussion purposes. Hindi po ba pwedeng maging neutral ka? Sa middle ka? Sa gitna? Hindi, kailangan pipili ka isa. Kailangan kang pipili. Si Gera eh. Oh, okay. Gera. Mag-apply ko sa medic. Nang ano po? Anong kampo? Medic, anong kampo? US, Pilipinas? US o Philippines? Kahit saan. Kasi pag medic ka, hindi ka pwedeng kung lumaban. Hindi, kasi kahit medic ang applyan mo, kailangan mo parang mamili ng kampo. Di ba? Ako mag-medic, Pastor, eh, sa US ako dahil madaming supply. Eh. At least matutulungan ng Pilipinas, marami ako may tutulong sa kanila. Tama, meron kang point doon, Pastor Ray. Yung iba, kamusta naman yung iba? Anong masasagot niya doon? At bakit? When I'm there. Ano pa, Tita Amy? I'll cross the bridge when I'm there. So may dala kang dalawang passport. Atin nga mo, guys. May dalawa kang passport na dala, isang blue tsaka isang brown. Staying safe. Kasi po dahil nag-ano tayo, 'di ba? Pag nag-US, nag-change tayo ng status, 'di ba? US citizen po tayo. 'Di ba nag-pledge po tayo doon? Nag-pledge po tayo doon. Meron po tayong allegiance na sinumpaan. Mm-hmm. Ba? Si, di ba kahit sabi nga eh kung nasaan ka, you have to parang magsa-side ka doon. 'Di ba kung nasaan ka po ngayon? Kasi nandito po tayo at press. Nandito po yung allegiance natin. Kasi sa Pilipinas, nung bata tayo doon lang tayong panatang makabayan. Yeah, panatang makabayan. Yeah. Ito ang aking lupang sinilangan. Yun po 'yun. Pero dito tayo po sinilang dahil meron na po tayong isip.
No, ngayon. Hindi kasi meron, 'di ba, meron nung magsuswear-in po tayo, 'di ba may Bible diyan? Yeah, sa top ng Bible. At the top ng Bible, we have to swear in. Di po ba nung ano, meron pong Bible na nakaano na nandiyan na present. But the truth. So yun po yung pinangako natin eh. Yeah, basahin ko tita, what is the full oath of allegiance to the United States? I hereby declare on oath that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty, of whom or which I have therefore heretofore been a subject or citizen, no, that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America. No, sa Tagalog, ang sinasabi niya, dinideklara ko, pangako, na kinakalimutan at aking tinatalikdan ang aking allegiance or pagsang-ayon, no, aking katapatan doon sa mga bansa saan man ako nagmula, kung meron mang prinsipe yon o hari o kung meron mang estado yon, no, kung saan ako nagsimula, kung saan ako dating citizen, no, eh kinalilimutan ko siya at nangangako akong susuportahan ko at ididepensa ko ang konstitusyon at batas ng United States of America. Yun yung sinumpaan ng mga U.S. citizen. Pero Pastor, ang tanong mo, dual citizenship. Apo. Okay. Ang tanong kasi ganito yan. Ang Philippines, they acknowledge dual citizenship. Right? But ang US never ever acknowledge dual citizenship. They don't acknowledge dual citizenship kasi kung i-acknowledge nila 'yon, baliwala lahat noon nakasabi noon sa pinangako, yung sa oath taking na. Oo, baliwala lahat. So, 'di ba? Mas maganda yung sinabi ni Tita Elvie kasi na on top of the Bible yung hand mo, 'di ba? Kasi ano 'yan eh. So help me God. Ibig sabihin noon, nangangako ka sa Diyos, di ba? So, ang ibig sabihin, kasi we need to put a very definitive na ano yung substance ng ibig sabihin ng pangako. Kasi sa panahon ngayon, madali nang bilhin yung pangako eh. Di ba? Pero yung biblical truth about covenant, about pangako, ano yan? Walang expiration yan. Di ba? Kasi imagine nyo, kung ang Diyos pabago-bago. Sabi niya, sige, pangako ko sa iyo, Abraham, ganito. Ay, wag na lang kaya. Di ba? Harang ganun, di ba? Di ba? Diba? Nangako siya, sabi niya, itong rainbow, Noah. Di ba? Pangako ko, hindi ko na kayo ulitin to. Di ba? So, hindi nagbabago. Yun yung ano yung ibig sabihin. No? Ibig sabihin, pag nangako tayo, since naibigay na natin yung salita natin. Kaya huwag tayong mangangako kung hindi natin gagawin. Yun ang sinasabi ng Biblia. Pag nabigay na natin yung salita natin, hindi natin pwede yung bawiin kasi binigay na natin. Di ba? So, yun yung kumbaga implikasyon nun na talagang tayo ay umanib na, no, sa Amerika at ito na. Ito na yung tayo Amerikano, hindi na tayo Pilipino. Diba? Pilipino tayo na nagmula, mahal natin ang bayan natin. Pero once, o buti na lang magkaibigan yan, pero once na nagkaroon sila ng conflict, hindi mo pwede na, ay pwede pala, i-renounce mo yung citizenship mo sa US and then you need to take back your, ano, oo. Yeah. So lumalabas yung ginagawa ng Philippines na dual citizenship is not biblical. 'Di ba? It's not biblical kasi how can you say panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang lupang aking sinilangan ng blah, blah, blah. Tapos ako ay maglilingkod sa buong katapatan. Pero nandito ka sa US. Alam mo yun? And being an American, that's impossible. Unlike na US, they're very true to that promise. Yeah.
And biblical kasi, tandaan nyo, ang kanilang foundation ay biblical truth, di ba? Kahit na sabihin mo na progressive ngayon, liberalism, pero biblical pa rin. Forefathers ng US, biblical. So talagang pinangahawakan nila na once na, na umanib ka sa amin ka. Parang ganun. Kaya ngayon yung mabigat na ano eh. No? So mabigat pala ibig sabihin ng pangako. Di ba? No? Mabigat. Hindi siya basta-basta. Kumbaga, parang sa kinakasal kayo, di ba? Kasi bago ako magkasal, nakakaroon ako ng free, ano yung pre, ano yun, counseling, pre-wedding counseling. And kadalasan, dahil kong binabanggit, na kapag binitawan mo sa bibig mo, nasa hirap at ginhawa, no? In richer or for poorer, in sickness and in health, no? Kumbaga, wala itong option. Yun na yun, nagbitaw ka ng pangako. Na hindi dahil sa papakasalan mo lang, dahil sa green card, o papakasalan mo lang, kung ano pa man. Pero ito yun, ito yung mahal mo talaga siya dapat. No? Kasi hindi nagbibitaw kayo. Kasi bawak, dati may lumapit sa akin, Pastor, kasi gusto ko magka-green card, pwede ba ikasal mo kami? I can't. Kasi the yung ano pa lang, yung foundation, it's a lie. So I can't support that. Alam mo 'yon. And dahil kong pinapaliwanag na nagkakasal ako, ako yung nag-arbitrate. Ako yung inalalapit ko kayo sa Diyos. Parang sinasabi ko, Lord, ikasal mo sila. Parang ako yung parang Lord, ayos na yan. Na-screen ko na yan. Parang ganun. Pero kung, ano mo, kasi lalo na ngayon, uso ang Christian wedding. Kasi nakita nila sa mga artista eh. Madami ngayon, kahit hindi Christian, gusto nila Christian wedding. Kasi mas maganda eh. Mas maganda yung preaching, mas maganda yung paliwanag ng pastor. Mas maganda talaga ang Christian wedding. Honestly, I mean, we've seen a lot of Catholic weddings, like basbasan lang, tapos. Pero Christian wedding is so beautiful talaga. At saka halos lahat ng umaaten na be-blessed. No? So ngayon, nauso siya. Gusto nilang Christian wedding. Madami rin lumapit sa akin. Hindi naman Christian, pero they wanted the Christian wedding. I said, I can't. Because it is a Christian wedding. The first and foremost requirement, dapat yung kinakasal, Christian. Kasi nga Christian wedding eh. Nakuha natin. So it's not a popular decision. It is not something na matutuwa ang tao pag sinabi mo. Pero you have to somehow, doon ka dapat sa foundation eh, ng truth. Alam niyo yun. So kasi meron kang silumpaan tungkulin, meron kang baga covenant sa Panginoon. No? Ngayon, ano ba itong covenant na to? Ayan, papasok kay Pastor Ray, pag-usapan natin. Ano itong covenant na to, no, na sinasabi? May tinatawag na Abrahamic covenant, no? Ako, ano po ba itong Abrahamic covenant na to? Okay? Tingnan natin. Ayan, tanggalin ko lang muna. Okay, Pastor Ray, take it away. Magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Handa na ba kayo? Ready na ba kayo? Game na. Okay. Game na. Okay, so yung topic natin ngayon ano is about actually about covenant in Genesis 15. Bibigyan ko lang kayo ng background doon sa pinag-uusapan natin noong nakaraan about Genesis 14 na nagkakaroon ng war against kings at that time, no? Mm-hmm. So pagkatapos nung ginan na yon, medyo nagkaroon na sila ng peace. Kaya lang syempre, hindi total. Ito ngayon ang pag-uusapan natin ng Genesis 15. I-share lang natin yung pagbabasa ng mga verses. So isahan natin sa Lafayette Anastasio family verses 1-4. Okay, sige pa. Okay, after these events, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield. Your reward will be very great. But Abram said, Lord God, what can you give me, since I am childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus? Abram continued, Look, you have given me no offspring,
So a slave born in my house will be my heir. Now the word of the Lord came to him. This one will not be your heir. Instead, one who comes from your own body will be your heir. He took him outside and said, look at the sky and count the stars. If you are able to count them, then he said to him, your offspring will be that numerous. Five. Number six, we're living prone in Los Angeles. 5 to 6? Five and six. Okay. He took him outside and said, look at the sky and count the stars if you are able to count them. Then he said to him, your offspring will be that numerous. Abram believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Okay, next from Los Angeles again. Pastor Norbert and Sister Elby, number... Beverly Hills, Jan. Beverly Hills. From Beverly Hills, 7 to 10. 9210. 90210. Verse 7 po. 7 to 10. Hati tayo dahil 7 to 8. 7 to... Yeah, 7 to 10 na lang. 7 to 8. Oh, sige po, hati kami. 7 to 8. Oh, verse 7 po. He also said to him, I am the Lord who brought you from Ur. Ano Ur ba yan? Ur. Of the Chaldeans to give you this land to possess. But he said, Lord God, how can I know that I will possess it? Verse 9. He said to him, bring me a three-year-old cow, a three-year-old female goat, a three-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon. Verse 10. So he brought all these to him, cut them in half, and laid the pieces opposite each other. But he did not cut the birds in half. Okay, Lord, sino bang sunod? Thank you. Verse 11. From Huntington Park. Oh. Mr. Rami? Verses 11 to 12. No. Okay. Birds of prey came down on the cactuses, but Abram drove them away. As the sun was setting, a deep sleep came over Abram, and suddenly great terror and darkness descended on him. Okay, see, ang next from Division Street. Sino ba yun? Lemlings? Division. Ako. Ikaw pala yun. hindi masabi yung pangalan ko, no? Okay lang. Meron na pangalan pangalan at saka address eh. Kompleto yan eh. Nasa kanya records eh. Then the Lord said to Abram, know this for certain. Your offspring will be resident aliens for 400 years in a land that does not belong to them and will be enslaved and oppressed. However, I will judge the nation they serve, and afterwards they will go out with many possessions. But you will go to your ancestors in peace and be buried at a good old age. In the fourth generation, they will return here, for the iniquity of the Amorites has not yet reached its full measure. Galing, prophetic. Okay. From Parkview. Parkview. Okay. When the sun had set and it was dark, a smoking fire pot and a flaming torch appeared and passed between the divided animals. On that day, the Lord made a covenant with Abram, saying, I give this land to your offspring, from the brook of Egypt to the great river, the Euphrates River, the land of the Kenites, Kenizzites, Kadmonites, Hittites, Perizzites, Rephaim, Amorites, Canaanites, Girgashites, and Pastor Bong, 20 to... Okay na.
20 to the end. Same thing namin dalawa ni Pastor Jeff. Okay na, Pastor. Tapos na. Okay, okay na, hanggang 17. Ah, ah ayun pa. Tinapos na ni Tita Pe. Nagkasa na. Kina-highlight kasi lahat eh. Ah, okay. Mabuti naman. Besides, okay. 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 So, itong verse 15 na pinag-uusapan natin ano, is more about yung covenant ng Panginoon sa kay Abraham at that time after the war na niya at isa yung God sinabi niya kay Abraham na not to be afraid. So yun yung unang verse na makikita natin sa verse 15. Not to be afraid. Sa tingin nyo kaya, bakit kaya natatakot si Abraham? Kasi wala. Sabi, di ba? So ibig sabihin talagang, hindi naman sasabihin ng Panginoon, do not be afraid. So ibig sabihin, talagang natatakot siya. What do you think, bakit natatakot siya samantalang natalo na yung apat na mga kings, ano? Kasi Pastor Rave, yung mundo na to, tinuruan tayo na ano eh, kumbaga to see is to believe. So, hanggat di natin nakikita, hindi tayo naniniwala. So, hindi naman nababago yan kahit nung unang panahon. Ang hirap kasi minsan na gumalaw na parang ang dilim, hindi mo nakikita. Kumbaga, ito mga pangako na binitawan ng Diyos, prophetic, hindi niya pa nakikita eh. Kumbaga parang may uncertainty, no? Ano ba? Parang sinabi nga sa iyo ng tatay mo, "O, wag kang mag-alala, pupunta ako diyan, dadala ng kitang merienda." Eh merienda time na wala pa. So parang kinakabahan ka na, 'di ba? Parang ganoon. Ba hindi mo pa kasi nakikita. Kaya ako tingin ko legit lang na maramdaman ni Abraham 'yan kasi kahit ako, kakabahan ako eh dahil parang hindi ko pa nakikita eh, no? Parang halimbawa, classic example na sinabi sa akin ng Lord na punta ka ng LA. Doon ka mag-ministry. Wala talaga akong nakikita eh. Alam mo yung parang ang hirap intindihin itong pinapagawa mo, Lord. So nakakatakot. Okay lang, ano? Oo, nakakatakot talaga. Sa totoo lang yun, nakakatakot. Pero once na ongoing ka na, doon unti-unti mo nakikita. Which is si Abraham, nakita niya rin. Napansin niya, oh, kaya pala. Buti na lang. Parang ganun. How about yung iba? Parang kasing going into that. Kasi future yung pinag-uusapan. Eh, hindi prepared si Abraham. Kasi yung nakikita lang niya, yung current situation niya. So yung sinasabi sa kanya, nakakatakot. Exactly. Sino pa? Gusto mo? Ang maganda ng salita ng Diyos, napaka-reassuring eh. Sinasabi niya na, nung sinabi niya kasi yung words na, "Do not be afraid, Abraham." Ang sarap tong kasunod, "I am your shield. Your reward will be very great." Diba? Napaka parang kinakalma niya si Abraham eh. Na I'm sure si Abraham, medyo kinakabahan talaga sa totoo lang. Diba? Balikan natin yung fear, no? Ba, what are some examples of things that make us or you afraid? And paano natin na overcome? May mga sample ba yun? And mga maiksing ano lang sa buhay. Alam ko na, yung mawala ka ng trabaho, di ba? Isang ano yun, yung may namatayan, may ganun. COVID-19. Pagkasakit. Yeah, COVID-19. O, di ba nung pag-lockdown, talagang naano tayo, paano tayo maano ng pagkain, yung mga basic needs natin, kasi wala nang trabaho, walang nagsarado mga tindahan. So, yun, parang talagang nakakaano. Yeah. Naubos nga yung toilet paper. Ngayon, paano natin na-overcome yung mga fear na yon? Kasi hanggang ngayon, nandito pa tayo at saka medyo
medyo matibay tayo ngayon, lalo nga tayong tumitibay sa Panginoon, di ba? Amen. Oo nga, kasi we nung unang nag-lockdown talaga, parang ang ano lang natin pag-asa ang Panginoon na we will overcome. We can overcome this kasi nandiyan ang Panginoon. Kaya parang nangyari, sa nangyaring nung unang lockdown, talagang we become more ano faithful sa Panginoon na wala tang ibang maasahan kundi yung talagang trust natin sa Panginoon. Amen. Ako po, I'll be honest, nung unang lockdown, nag-usap kami mag-asawa na kahit mag-stock tayo na maraming bigas, tapos at saka tubig, yun lang. Kasi yun yung importante. Kung sakaling magkaroon ng ano ng downfall, yung US, at least may kakainin yung bata. Eh sa itsura ko naman, di naman ako halatang gutom. So, so wala akong problema. Kahit pa konting-konting rice. Pero, na-realize din namin na we need to trust, no? We need to trust the Lord sa ganitong pagkakataon. And yet, we did, no? As a family, tayo naman, as a church, we did. And then somehow, I don't know with you, but I can say, since nag-lockdown, napaka-faithful ng Panginoon sa akin. Napaka-faithful. Diba? Wala tayong sakit, maayos yung kinakain natin, nakalabas tayo, nakakapag-Sunday service tayo. Para sa akin, that's faithfulness. Talagang nag-provide ang Panginoon ng mga basic needs. Yeah. Hindi po siya nagkulang sa akin. Hindi siya nagkulang. In fact, he even grew the church. Yes. Diba? During pandemic. Mm-hmm. Yeah, that's faithfulness. I mean, no one can boast of. Talagang yes. Panginoon talaga yan. Amen. Yeah. Alam niyo po ba sa Pilipinas hanggang ngayon naka ano sila? ECQ. Oo, tsaka walang service, walang in-person service. Pinat lahat mga churches. Yeah, ang churches nasa Facebook lahat. Pero imagine niyo tayo. 'Di ba? Napakalaya nating mag-service tapos meron pa tayong courtyard experience, alam mo, may barbecue tayo. I mean, that is so much blessing talaga. Ako araw-araw pinapasalamat ko yun. Okay. Nawala si Pastor? Ah, andito po ako. Oh. Kala ko naputol ko na. Okay, sabi nga ni Pastor kanina, no, about doon sa shield, I am your shield. So, sa tingin ko, kaya tayo naman eh, nag-survive hanggang ngayon dahil sa shield ng Panginoon. And, sa inyo naman, ano sa tingin nyo kaya ang ibig sabihin ng shield to God? Na sa tingin nyo sa buhay nyo na meron kayong mga bagay na nangyayari pero natutunan yung shield ng Panginoon. Mga proteksyon, di ba? Ang tawag nga nila doon ay yung proteksyon ng Panginoon sa atin. So, yung shield ng Panginoon sa buhay natin, yun natutunan nga. Patunay yan hanggang ngayon ay survive pa rin tayo, di ba? Ako pa sa Ray, meron lang ako naisip. Sishare ko lang na nung si Abraham kasi, prior this, nagbigay siya ng 10%, di ba? Ng tithes niya. Oo, oh, yun. Tama, Pastor. Oh. Doon sa diba? It's a principle eh. So, ako simula, no, sa totoo lang, simula no natuto ako mag-tithes, never talaga kami nagkulang. Sa totoo lang. Never. Hindi kami mayaman, pero never kaming nagutom, nagkulang, o ano paman. Kumbaga talagang yung hedge of protection ng Panginoon. Yung hedge kasi ibig sabihin yung alam niyo yung sa mga bahay na 'di ba minsan naglalagay sila ng tanim yung kinakat ng mga ano ng mga gardener yung hedge na parang yung bush hedge yun ang tawag doon eh. Nilalagay yon para hindi pumasok yung mga coyote, yung mga ganun, squirrels or whatever. Parang yun ang ibig sabihin ng hedge of protection. No, kasi 'di ba sabi ng Diyos kapag sinunod mo siya eh puproteksyonan ka niya sa lahat ng areas ha, hindi lang sa pera sa lahat ng areas 'di ba so nangyari na yan kay Joseph the dreamer pinoteksyonan ng Lord yung buong Egypt because of Joseph 'di ba sa kanyang faithfulness so para sa akin ito pong sinasabi na I am your shield meron tong ano eh prior requirement eh
Obedience. Obedience. Kapag obedient ka, ako shield mo talaga. Walang gagalaw sa iyo. Alam mo, walang pwedeng gumalaw sa iyo. Walang sakuna, walang ano. Kung sakali man tamaan ka, ililigtas kita. Kaya para sa akin 'yun ang ibig sabihin ng I am your shield. Yeah, napapansin niyo ba yung word na ito? Sinabi niya I am your shield. Hindi niya sinabing I will give you a shield or yeah. I will borrow a shield. Parang ganun. So siya mismo. Panginoon mismo ang nagpuputik sa atin. Isipin mo na lang kung ang Panginoon ang nagpuputik na sa atin, di ba? Napakalaking bagay yun. I mean, it's not something na medyo magdadalawang isip tayo. Napakalaking, napaka-importante yung word na yan. So, sa buhay natin, nagkaroon tayo ng protection sa Panginoon mismo, from God itself. No? So, mayroong, yung kasunod na word dito is, yung your reward will be very great. So, meron siyang reward. Paano ba natin makukuha kaya yung reward? I think nabanggit ni Pastor yung kanina, merong something na ano, no? So, yung reward na matatanggap natin sa Panginoon, sabi niya, will be very great. Paano kaya natin makukuha yung reward na yun? How is the Lord our reward? Paano natin magiging reward? We obey Him. Mm-hmm. Yeah. Obedience. Diba? Obedience. May isa pa. Isa pa. Meron pa. Trust. Yes, we trust. We trust Him. Mm-hmm. Those who walk uprightly before Him. Mm-hmm. Tama. Kalulugdan niya tayo and then may reward. No? Yung pinamalas ni Abraham, anong tawag sa kanya? Man of ano? Faith. Yes. Faith. Man of faith. Yeah. Faith. Yan yung ano eh. Yan yung, eto kasi yeah. Yung, your reward will be great. Very great. Hindi pala great. Very great. Very great. Talagang. Yeah. So malupit na ano, na reward ang matatanggap mo. So, kasi bottom line, si Abraham, eh, meron siyang tinatawag na kakaibang faith kumbaga sa mga kasabayan niya, sa generation niya. No, kakaiba yung faith niya eh. Kasi makikita niya eh, nagbibigay siya ng 10%. It takes faith para magbigay ka ng 10%. Madali lang naman kung 10% ng $10 eh. Di ba? Walang pag-uusapang faith doon. $1 lang yun. Eh paano pag kumita ka na ng $1,000? Teka lang, $100 na yun. Paano pag kumita ka ng $10,000? Teka lang, $10,000, $1,000 na yun. Di ba na kanyan? It takes faith. Pero sabi niya, your reward will be very great. But if you will enumerate kung ano yung mga naging rewards ni Abraham, di ba? Ang ganda ng asawa niya. Biro niya, ilang beses na pag-interesan, maganda, si Sarai. Di ba? Ano pang reward ni Abraham? Mayaman siya. Di ba? Ano pang reward ni Abraham? Tatay siya ng maraming lahi. Ano pang reward ni Abraham? Si Abraham, tawag nito, yung siya yung sa kanya nagsimula, sa kanyang lahi nagmula yung ano, yung hari, yung si Haring David, and then si Haring David sa kanya nagmula si Jesucristo. Di ba? So ang dami. Ang daming reward, di ba? Ilan yung 311 ba yung 318 ba? 11 or something noon last time na binasa natin. 300 plus na tao tinalo nila yung apat na syudad, apat na kaharian. So that's ang daming niyang reward, no? Tsaka, pero pinakamalaking reward siguro na pwede natin tanggapin sa Diyos, yung salvation. Yeah. That's the biggest reward na pwede natin tanggapin. Oo, yun, Pastor. Yung reward ng pagkaroon ng sacrifice ni Jesus Christ. And Pastor Ray, binanggit sa ano sa New Testament, di ba? Through faith, no? By grace, through faith. So faith na naman ang kailangan, maniniwala. Yeah. Para to receive the salvation. Yeah. So malaking bagay talaga na yung faith ni Abraham. No, kasi ito yung faith niya dito simula, ano, inayos ng Diyos eh. O, kita mo, hindi ka nagtiwala sa akin. Binenta mo yung asawa mo. Ito man nangyayari. Diba? Tapos, eto, nagtiwala ka na sa akin. 300 at tinalamang taon, naniwala ka sa akin. O, nanalo ka.
Kasi binibuild up na ng Diyos yung faith niya. Kasi meron siyang susunod eh sa next chapters na mabigat. Mabigat na test of faith. Mm-hmm. Yung antagal niyang hinintay, tapos pinapapatay sa kanya. Mabigat yun. Mabigat na usapin yun. Pero dahil na-build up yung faith, lumalakas yung loob. Di ba? Di parang tayo, halimbawa, when we started before, tapos pandemic, parang walang taon dumarating. Ha? Pero nung may dumadating, ano nararamdaman niyo? Di ba? Tumataas yung ano mo, na-excite ka. Tumataas yung faith mo sa Lord, na Lord, kaling mo, ikaw talaga nagdadala ng tao. So ganun eh, yun yung faith eh. Kumbaga, nag-e-elevate, nag-e-escalate. Any more sharing? Ano pa gusto mag-share? Alam nyo ba na hindi lang, maliban sa faith, ang sinasabi natin sa Panginoon, kailangan meron tayong relasyon. Diba? Amen. Kasi kung wala tayong relasyon sa Panginoon at faith lang, parang kulang din. So, kailangan magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Okay, let's go to verse 2. Pastor Ray, linawin lang natin, ano? Kasi obviously dito, may relasyon sila eh. Kasi nag-uusap sila eh. Although hindi sila nag-uusap ng... Kasi sabi dito, the word of the Lord came to Abraham in a vision. So in a vision, kinakausap siya ni Lord in a vision. Hindi sila nag-uusap ng audible na napapalitan ng ano, pero in a vision. Uh-huh. Tayo rin, nangyayari sa atin yan, di ba? Minsan kinakausap ka ng Lord sa isipan mo, di ba? So ibig sabihin, kung may ganun, may relasyon kayo. Yeah, kaya nga, importante nga kasi ng relasyon. Kasi kung walang relasyon, wala. Parang may faith ka pero wala ka nang relasyon sa Panginoon. Walang pinagkaibayan, Pastor, kung naalala nyo nung wala pa tayong relasyon sa Diyos. Hindi naman natin nadidinig ang Diyos eh. Kasi wala tayong relasyon eh. Napansin nyo noon, nung patay pa tayo sa ano, sa spiritu, spiritually dead tayo, ano narinig natin? Tawag ng inuman, tawag ng laman, lahat ng, alam yun, lahat ng klase ng tawag ng kamunduan, narinig natin. 'Di ba? Isang tawag lang sa'yo ng barkada mo, punta ka na kasi 'di ba? Malakas ang pandinig mo doon. Pero spiritually, wala kang pandinig kasi wala ka namang relasyon eh. Pero nung nagka-relasyon ka, 'yan simula na. Bawat tibok ng ano ng puso ng Panginoon, nararamdaman mo, napapakinggan mo. So I agree, it takes a relationship para ma-develop lahat itong faith na 'to at everything. Okay. In verse 2, maganda. Yeah, yung verse 2. Ang verse 2 na pinag-uusapan dito eh, ito may sinasabi si Abraham sa Panginoon, ano? Pero yung respect niya sa Panginoon, kahit nagtatanong siya, meron pa rin siyang, nandun pa rin yung respect, yung Lord God. Sabi niya dito, what can you give me since I am childless? So parang question niya yung Panginoon, ano? Alam mo, sa buhay natin, mayroon ba kayong gano'n na minsan tinatanong niyo yung Panginoon? Yung mga nangyayari sa buhay natin? Yeah. Dito kasi tinatanong niya dito, childish yan. Tagal nang iniintay niya, siguro ilang taon na itong nag-asawa sila. Pero ang daming promise sa kanya sa Panginoon. Pero wala pa rin silang anak, di ba? Tapos sabi nga niya dito eh, kasi parang mayroon natang... ang tawag doon sa kanila yung rules or kung ano man yun. Barren. Pag yung wala silang ano, wala silang descendants o walang ano, kasunod na pipili nila ang ibibigay. Diba? Mm-hmm. So, yun ang malaking problema niya ngayon. Wala siyang anak, yeah. Oo. Mm-hmm. So, dito nga sabi niya, I am childless. So, tayo po ba mayroong ano, mga ganyan sa buhay. Alam mo, dati may mga ganun din ako eh. Pero, kung naging Kristiyano ako eh, sabi ko, lahat naman pala ginagawa para natin. May mga magaganda pang bagay. Kayo kaya, may mga experience kayong ganun. Yeah, sa magsalita. So, gustong mag-share. Siguro po normal lang na questionin natin ng Panginoon kasi siya rin naman nag-encourage nun eh. It's not because na wala tayong faith pero
Toro lang naman magtanong na, Lord, ba't ganun? Diba? Sinusunod naman kita, ba't ganito ang resulta? Diba? I'm sure si Abraham, ba't ganun? Sumunod naman ako, ba't childless pa rin ako? Tapos pinangakuan mo ako eh, na, diba, yung sabi mo, yung descendants ko hindi mabibilang na parang alikabok. Diba? So, bakit ganun? Wala pa rin akong child. So, actually, pinipresenta niya na yung kanyang ano, kanyang magiging tagapagmana. Di ba? Ang tanong niya kasi, Lord, ano pwede mong ibigay sa akin? Ngayon, kung sakali man na may matatanggap ako na sabi mo nga, great yung reward ko, edi makakatanggap lang yan pag namatay ako, yung aking kanang kamay, yung kumbaga, yung house ni Eliezer na taga Damascus. Dahil siya yung aking ano eh, kumbaga, mayordomo, aking prime minister. So, parang hindi naman ata tugma, Lord, sa pangako mo. Baka si Abraham, nagtatanong lang kasi maikli lang naman ang kanyang pagkakaintindi. Hindi naman sabi nga ng Biblia, your ways are not my ways, your thoughts are not my thoughts. Baka hindi natin kayang pantayan yung pag-iisip ng Panginoon. Which is, para sa akin, kung tayo, kahit Kristiyano na, nagtatanong sa Panginoon, I think it's legit na magtanong sa Panginoon. Na yun nga, sabi ni Pastor Ray, dapat wag lang tayong disrespectful. Diba? Kasi Panginoon natin yan. Dapat tanongin natin siya na maayos. No? Yeah. Meron bang mistake si Abraham dito sa pagtatanong niya? Tingin niyo kaya. Why was he doubting? Bakit? Parang kasi ang dating ng tanong niya eh. Parang nagda-doubt siya ng sa Panginoon, di ba? Kasi matanda so, na siya, Pastor Ray. Ngayon siya nga yung Pastor Ray. Siguro, Pastor, ano, human side, yung pinangako ng Panginoon sa kanya, how can these things will happen to me? Na you will, kasi sabi niya doon sa verse 1, he will inherit parang great reward, ano? Mm-hmm. And yet, wala siyang anak. Paano nga mangyayari yun? Kaya yun ang tanong niya. Ayun, yung your reward will be very great. Kaya yung sabi mo nga, Pastor Ray, kanina, yung parang meron siyang question sa Panginoon. Parang meron siyang doubt. Parang mm-hmm. nagda-doubt siya how these things will happen. No? Kasi pero, tugma, eh. Yeah, prophetic na kasi itong sinasabi ng Panginoon. Pero para sa kanya, parang ano lang, yung at present, no? Yeah. Ang nakikita niya. Human eyes. In reality, Lord, eh, wala naman akong anak ngayon. Paano mangyayari yan? Yeah. No? Yeah, parang imposible talaga, no? Imposible. At saka cultural background po, nung panahon nila, patriarchal sila. Mm. Lahat nung namamatay na matanda, na may-ari ng buong bansa or buong flock ni Abraham, automatic yan, mapupunta yun dun sa anak. Na lalaki, na panganay. Di ba? Eh wala siya noon. So ang mangyayari, pupunta yon kay doon sa kanyang ano, kanyang tauhan na pinagkakatiwalaan. Unlike ngayon sa panahon ngayon, pupunta sa gobyerno. Servant. Di ba? Kay Uncle Sam. Oh. Well, may Lot, may Naya. Meron pong tanong dito. Bakit daw yung servant ang kanyang yun, hindi si Lot? Kasi si Lot ang malapit sa kanya, di ba? Pero po, family. Sa verse 14 po, nag-iwalay na po sila, di ba? Oh. Nag-iwalay na. Si Lot po kasi, hindi niya napapamanahan kasi mayaman na si Lot eh. Kumbaga, di ba, nag-away pa nga yung mga tauhan nila. So parang isang banta na rin si Lot na lumipat na sa Sodom. Actually, naging Moabite sila eh. Itong si Lot eh. Ngayon, ang problema ni Abraham, wala na si Lot. Kasi sana kay Lot eh. Oh. Kaya kasama niya yan. Kasi tingin ko, kaya sinama niya yan. Kasi alam niya, matanda na siya. Hindi siya magkakaanak. Matanda na si Sarai. Sama ko na lang si Lot. Para kung sakali, i-turn over ko kay Lot. Etong si Lot, nagligalig. Gusto niya rin humiwalay kasi mayaman na rin siya. Pumunta na Sodom. Ngayon, hindi niya na may bibigay doon kasi nga, nasa Sodom na. So, kung sino yung kanyang chief, na chief of staff, yun ang pagbibigyan niya. What about kung sa iba? Anong mga... Ako, ang nakikita ko dito,
si Abraham, matanda na siya. So, hindi niya ina-expect na mabubuhay pa siya doon sa pangako ng Lord. Makikita niya pa yung pangako ng Lord sa kanya. Kasi, he's expect down pa downhill na siya eh. Matanda na siya. Wala pa siyang pag... Yung kung may mapag-iiwanan, wala siyang anak. So, hindi niya iniisip na makikita ko pa ba to? Alam ko pa ba to? Kasi wala na siya nung by the time. Yung iniisip niya. Hindi niya iniisip na kung ano pa yung... Kasi prinamis sa kanya ni Lord na dapat kakita niya yung habang buhay siya. Pero yung sinasabi ni Lord is too big for his dream. Diba? Kaya nagkakaroon siya ng... Nagtataka siya pa paano mangyayari yun. Baka hindi niya naabutan. Oo, parang hindi niya naabutan yun. Kasi matanda na nga siya. Oo. Pwede, oo. Oh. Pwede. Oh. Ilang taon na ba si, ano dyan, si Abraham? Siguro, more or less, Pastor, nasa 90 na siya. 90. Sabi mo, no? Sabi, kasi, sabi nga ni Brother Bong, more or less. 90? 90 plus na yun. Oh, 90 plus. Oo, kasi si, ano eh, 80 something. Kasi nung nanganak si Sarai, 90 si Sarai. Tapos parang 100 na ata si Abraham noon. Yeah, pag anak ni Isaac, 100 na siya. Oo. Oh, so siguro sabi mo nasa bandang 80 siya diyan. Kasi ang difference ni Isaac at saka ni Ishmael, parang 17 yata or 18 something ganoon. 13 years. 13 o oh, 13 years ang difference nila. So yeah, so 80 plus si Abraham this yeah, time. 80 mahigit siya diyan. Yeah, tama. 87 or mga 86 ang ganun. Oo, mga ganun. 46 yeah, yun. Matanda talaga na siya. Kaya din ni Hagar. Matanda na siya talaga. Score is 80, diba? 86. Okay. 86. Move forward. Ano ba tayo? 4? Verse 4. Okay. Now the... So then the word of the Lord came to him. Ano bang sinabi ng Panginoon dito? This man will not be your heir. Mm-hmm. But a son who is your own flesh and blood will be your heir. Mm-hmm. Sipin mo dito, ano? Sasabihin sa'yo ng Panginoon yung question mo kagad di sasagutin. No? So, hindi siya, ano? Napapansin nyo ba? Hindi siya nire-rebuke ng Panginoon, ano? Diba kung tayo siguro yun, may magki-question sa'yo, sabihin mo tapos tatanungin ka, saan yung ibibigay mo sa akin? Wala sa sabi mo, hintay ka dyan. Yeah. Ito naman nagmamadali, parang yeah. Ano, diba? Napaka patient ng Panginoon sa kanya. Diba parang ano? Pero confusing na naman to kay Abraham. Akala ko ba, teka, bakit ganun? Eh, kung hindi siya, sino? Eh, wala namang bata dito. Kaya nga. Hindi, kasi ang si Abraham, palaging niya, inuunahan niya ang Panginoon. Diba? Kasi sabi niya, Lord, paano to? Wala naman akong anak. Eh di mapupunta dito kay Eliezer. So, kumbaga, nagbigay na kagad siya ng idea, ng inuuna na niya yung idea niya. Exactly. Na to sa anak ng mga slaves ko. Kaya sabi ng Panginoon, no, hindi yan ang magiging ano, sarili mo talagang anak. Oh, from that point of argument ni Tita Girlie, nakita mo yung pattern ni Abram. Mahilig siyang manguna. Lagi siyang may sariling interpretasyon. Ang linaw kasi dito, sinabi na nga ni Lord sa chapter 15, verse 4 and 5, na manggagaling sa katawan mo. Okay? So, hindi si Eliezer. So, sabi niya kasi, okay, Lord, pagpapalain mo ako, my reward will be great. Ah, siguro, pagka-receive ko ng reward, ibibigay ko, papasa ko kay Eliezer sa aking mga tauhan, kasi wala naman akong anak. Sabi ni Lord, mali. Eto, manggagaling sa katawan mo. Okay, may ginawa na naman si Abraham. Baka sa katawan ko nga galing. Si Ismael, galing sa katawan ko yun. May interpretation na naman siya, di ba? Kumbaga, mahilig sila sa gano'n na which is nakaka-identify tayo ngayon. Teka, Lord, ito bang gagawin namin? May interpretation din tayo, di ba? Akala natin tama. Yun pala, hindi. Di ba? Kasi si Lord, speaking of future, tayo,
yung mind natin hanggang sa present lang. Mm-hmm. So, even God, we will not understand what the Lord will say unless it is explained to us in detail. Mm-hmm. 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 That's true. Oh, kasi nga, limited lang yung mind natin. Pero kasi ang sinasabi ni Lord, ito yung part ng faith na pinag-uusapan, yung pagtitiwala sa akin, yung pananampalataya. Kasi ang Lord, ang ginagawa niya, ewan ko sa experience nyo, ah, sa experience ko kasi, pag may pinakita siya sa akin, parang na-unfold siya everyday. Hindi siya eksaktong nakalatag, kita ko lahat. Pero pag sinabi niya, oh sige, Jeff, punta ka dun sa mountain. Eh di siyempre, kinakabahan ako, nagdududa ako, paano ako pupunta doon? O sige, pikit mata, sunod ako kay Lord. Pag sumunod ako, everyday, ina-unfold niya kung paano pumunta. Hindi yung eksaktong naka-unfold lahat. Ay, parang si Messiah, parang... diba? Ina-unfold sa Israel, unti-unti, para mabuo yung faith. Ngayon, ngayon everyday, na-excite ka tuloy kasi makikita mo, gumagalaw si Lord eh. So, ganito yung gusto niya mangyari ang relasyon nila kay Abraham, which is kahit sa atin din naman. Pag nakita mo kagad, hindi ka na... Hindi, God is also preparing Abraham. Yeah, siguro, Pastor, ano, God will not... yun nga, yung sabi mo, Pastor, progressive eh. Hindi naman ibigay niyang makikita mo na kagad yung dead end, kumbaga. Mm. Kumbaga, kung nanonood ka ng scene, eh... Kita mo na lahat. Hindi namatay, hindi mamamatay si Alba, hindi mamamatay si Fernando po sa ang iniisip mo, mamamatay siya. Ay ano, nito. Baliktad. Mabubuhay. Mabubuhay. So wala nang thrill, kumbaga. At saka doon ka talagang ano, magiging focus ka. Kaya dito niya ginamit yung faith, yung sabi nga ni Pastor dito na ang yung pananampalataya dito uusbong. And I think po the Lord is really ano, is really testing Abram, yung patience niya. Mm-hmm. Para po yung mag-wait siya kasi amen. Kung makikita po natin diyan, ang nagsasabi ay isang Diyos na. Mm-hmm. Diyos na mismo ang nagsasabi. Mm-hmm. Yes. So if kung sa atin po yun, na directly the Lord is really talking to us in person na makikita kaharap natin. Of course, we will believe. Pero siya, kausap na niya, siya na nakikipag-usap na ang Panginoon, he doesn't, meron pa rin siyang doubt. Mm-hmm. Pero the Lord is preparing him. Kasi alam niya, malaki po yung hairs na ibibigay sa kanyang lahi. Mm-hmm. So, kaya po niya pininahanda talaga si Abram. Yeah. Kasi lalo na ang isang nature natin mga tao, impatient tayo. Impatient po tayo. Lalo na sa panahon ngayon, the microwave years na alam niyo yun, pag nagluto in 30 seconds, luto na. Di ba? Instant na ngayon. Noodles. Yeah. Ayaw natin nung naiinip. Di ba? Pag na-traffic lang ng konti, naiinip na tayo. Di ba? Yeah. E paano siguro, si Abraham? Yeah. Hindi lang siguro, ano Pastor, yung magiging excited ka. Mm-hmm. At the same time, tinitingnan ng Panginoon yung yun nga, yung pananampalataya ang ano dito eh. Ang focus ng Panginoon eh, tinitingnan sa iyo. Mm-hmm. Kaya I believe na siguro kahit na minsan hindi natin maintindihan, manampalataya pa rin tayo yun. Sinasabi ng Panginoon, we must trust. At saka po siguro Pastor, the Lord is really ano po ba yun? Binibuild niyo yung character ni Abram. Yep. Ni Abram. Oh, ni Abram. Isa pong bagay niyan. The Lord is really, kahit po sa atin, the Lord is really building a character to us, mm-hmm, na change from ano po, parang chine-change niya yung buhay natin every single day, mm-hmm, as we really seek him, as mm-hmm we really trust the Lord. Follow him, yeah. Para pong kasi po yung pina-follow natin, so. Kasi ang problema, kapag humingi tayo sa Diyos, Lord, bigyan mo nga ako ng love. Ang yeah in-expect natin, ching, yan na yung love. O, ayan na yung love sa puso mo, Jeff. Magiging mapagmahal ka na, di ba? O, Lord, bigyan mo naman ako ng perseverance, ng patience. Now na. yung pagkakahingi mo pa lang, walang-wala ng patience. Diba? Now na, Lord, now na. Demanding. Pero... is it like magic na ibabato sa atin ng Lord? O, yan na yung love. Ayan na yung patience, perseverance. Or is it like, okay, nangihingi ka ng love, I'll put you into a situation
na it will na the situation will require love so that you can practice it. I'll put you in a situation na it will require patience and perseverance so that you can practice it. So pag na-practice mo 'yon, then you have it. Alam mo yun, congratulations, meron ka na. Na ano 'yon? So minsan kasi pag nagpe-pray tayo, gusto natin ayan na, dumating na agad. Pero ang gusto pala ng Panginoon, o sige, daling kita sa sitwasyon na pwede mo ma-practice at tutulungan kita. Nakuha natin. Kumbaga, si Abraham, sabi niya, bibless kita, Abraham, ha? Ready ka na, ha? Si Abraham, madaming tanong. Teka, Lord, teka, paano? Wala akong ganito, wala akong ganyan. Kumbaga, yan nga, dadaling kita sa sitwasyon. Isa-isa lang. I-reveal ko sa'yo. Isa-isa lang. Maging pasensyoso ka lang. Sa buhay natin, di ba? Abraham nangyari sa... Kung babalikan nyo, since nung pinanganak kayo, ang daming sitwasyon na Abraham ang sitwasyon nyo na unti-unti nire-reveal ng Diyos. Hindi mo naiintindihan lahat. Pero hanggang sa naiintindihan mo, okay, kaya ako pala pinagdaanan yun. Kailangan ko pala talagang pagdaanan yun para maintindihan ko. Kasi tandaan nyo, hindi lang tayo binibless sa pamamagitan ng blessing na outpouring na binibigay sa atin. Pwede rin tayong i-bless sa pamamagitan ng mga pighati sa buhay. Diba? Kagaya nung kay Job, diba? Na-experience si Job yung pighati sa buhay, naintindihan niya ang Panginoon. May minsan, may ganung pagkakataon. Yeah. Okay. We're on 7. Let's go to verse, ano na ba tayo, Pastor? 6. Verse 6. Oh. Pero dun sa verse 5, sinabi niya kasi, sabi ng Panginoon, nilabas niya si Abraham, sabi niya, tingnan mo yung sky and count the stars. So, gumamit siya ng illustration eh. Kasi ang maganda, pag may illustration, na-feed yung visual need natin. Eh di ba nga, itong mundo na to, masyado tayong tinuruan na if I don't see it, I don't believe it. Parang ganun. So dito, tinutulungan siya ng Panginoon. Binigyan siya ng visualization. Tingnan mo yung langit. Bilangin mo na kung mabibilang mo lahat ng stars. Sabi niya, ganyan kadami ang magiging anak mo. Parang nagpapalakas ng loob. Di ba? Kaya tayo, halimbawa, bakit tayo merong, Oplan 50 tayo. Bini-visualize natin na magiging 50 tayo. Lumagpas na, Oplan 75. Bini-visualize natin, magiging 75 tayo. Malapit na nating ma-reach. Lipat tayo, Oplan 100. Di ba? Kumbaga, lagyan mo kasi ng visualization para meron ka nire-reach. Di ba? Meron kang goal. Parang ganun. Yun ang pinakita ng Lord na ito ang pupuntahan mo, ito ang mangyayari sa'yo. Magtiwala ka lang sa akin day by day. Verse 6, Pastor. Verse 6. So dito naman Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Amen. Mabigat ito. Paano naging na-credit sa kanya yung righteousness? So ibig sabihin ba pag naniwala tayo sa Lord Naniwala yun pero wala pang diwa. Makikredit din tayo ng the same kay Abraham? Binanggit po ito sa sa New Testament na salvation ni Abraham. Kasi diba tinanong, paano si Abraham na nag-accept ba siya kay Jesus as personal Lord and Savior? No, kasi si Jesus nag-exist siya before Abraham, during time of Abraham, pero hindi siya incarnated, hindi siya katawan tao. Di ba? Pero because of his faith, because he believed, no? Kinredit to as righteousness kay Abraham. Kaya siya pumasok sa Kingdom of Heaven. Wala naman itong pinagkaiba. If you believe kay Jesus as your Lord and Savior, di ba? It will be credited. Dahil hindi ka righteous, ang righteousness ang nasa sa'yo at you will receive the Kingdom of Heaven. So, ganun, parang ano. Yeah, ang tawag nila doon, Pastor, is saving faith. Yes, saving faith. Yung kay Abraham. Ang sa ngayon kasi is it's personal between you and Christ. Sinasabi natin salvation. Okay, so we'll proceed, Pastor. Verse 7. Tapos sabi naman dito sa verse 7, sabi niya kay Abraham, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to take possession of it. Mm-hmm. So parang dito, parang pinakita niya yung
pagka-Panginoon niya eh. Mm-hmm. Kasi parang si Abraham, parang maniwala talaga siguro sa tingin natin, ano? Mm-hmm. Parang may parang ano na dito eh, power, you know? That's why it's very important, no, to take journals. Na lalo na sa mga nangyayari sa buhay natin, no. Kanina tinitingnan ko yung mga sinulat ko noon last year. Kasi binubura ko yung notes ko last year eh, sa phone. No. Meron ako nakita kanina. Binibilang ko yung ano, yung numero natin. Nilalagay ko doon sa ano, sa ito, March 1 Sunday, 30. March 4, Wednesday, 9. March 8, Sunday, 26. March 11, Wednesday, 9. The following week, pandemic, nagsarado tayo. So, hindi ako natuwa doon sa number, pero natuwa ako ngayon. Kasi compared ngayon, ang laki ng disparity. So, dito, parang sinasabi lang ng Lord na, okay, Abraham, di okay na tayo. Di ba? Re-reveal ko nga sa'yo, sabi niya. Inireassure na naman siya ng Lord. I am. Tandaan mo, ako yung naglabas sa'yo sa Ur. Ako yung tumawag sa'yo sa land of Ur. Diba? Na kung saan nakatira yung mga Chaldeans, no? Para ibigay sa'yo ito. Itong Canaan na land of promise. Ako yun. Kumbaga, wag mo kalilimutan. Ako yung nagbigay sa'yo. Kumbaga, another dagdag factor ng faith to eh. Pinalalakas yung pananampalataya eh. Diba? Pero anong sagot niya sa verse 8? Higot na naman niya uli. Ini-question na naman niya. Ayan na naman. Mm-hmm. Ako na ako pag-identify ako kay Abraham eh. Kasi may parang ganyan din ako. Pastor, ano? Ha? Parang makulit. Oo, kasi may ganyan talaga tayo eh. Di ba? The more ako nakapag-identify kay Peter, kay Abraham, kay David na kumbaga, may ganun eh. May, ano yung, paano ba? Di ba? Paano nga ulit? Parang kulit, di ba? Paano nga ulit? Kakapaliwanag lang dun sa mga naunang verses, pero paano nga ba ulit, Lord? Pastor, di ba natuto panaginip lang ngayon? It's a vision. Maaring gising, vision, right? Maaring gising siya. Pwede siyang gising, pwede siyang tulog, I don't know, pero it's a vision. Pero on the sa baba, when he wake up. Saan? As the sun was setting, a deep sleep came over. Anong verse? Number 12. So, half awake siya, tapos nakatulog siya. Nakatulog siya. Oh, so, hindi siya, no? Half awake siya nun. Nakatulog siya. Oo, nakatulog pa lang. Oh, pero gising siya nung half lang. Oh, so ibig sabihin, actually na-experience natin 'to eh, yung bang gising in between. Oh, tapos kinakausap ka ng Panginoon sa isipan mo. In between 'yon. Oo. Pero gising siya nito kasi inutusan nga siyang kumuha ng ano eh, ng 3-year-old cow na dito sa susunod na verse. Number 9. Siya. But then after siya nag-offer, then yung dito na kaagad sa baba na nakatulog siya. Mm-hmm. Okay, dito na tayo pato sa 9. But then at first, he was awake. Kasi inutusan siya na magkuha ng animals. Hmm. Pero pinapakat sa kanya, bakit hindi niya kinat? Oh, no, the bird lang kasi maliit na nga ang bird. Ito. We did not cut the birds in half kasi maliit na yung. Kasi yung isa, yung cow, malaki yun. Cow, mm-hmm. Yung goat, yung ram. Mm-hmm. Malaki na yun. So yung pigeon and dove, hindi na niya kinat kasi maliit na. Mm-hmm. Tapos, ayun dito sa na-research ko, Pastor, may mga symbolic daw yung kinihingi ng Panginoon sa kanya. Oh, sige, ano bang sinasabi? Sabi dito, yung tatlong animals na hiningi niya, it's a symbolic of the 3 years of Jesus' ministry here on the earth. Mm-hmm. And it could mean that these animals had grown to maturity and were something of value to sacrifice. The fact that the pigeon and the turtle dove were not separated could possibly mean
the unity that the Holy Ghost dove brings to believers. Most of these animals and birds would become sacrificed for sins in later ceremonies. Dito sa later na ano. Tapos may dumating na ano sa verse 11, birds of prey came down on the carcasses, but Abraham drove them away. So may kakain sana. Diba? May kakain sana. Pero inano niya, binugaw niya. Ano, sa verse 12, ang sabi niya, sa verse 12, as the sun was setting, a deep sleep came over Abraham. Doon siya nakatulog nung palubog na yung araw. No? Sabi dito, suddenly great terror and darkness descended on him. So natakot siya. So yung covenant, pastor, ng between God and Abraham, dito nag-start sa verse 9 hanggang pababa. Ito talaga yung pinag-uusapan nila, yung about first, I think this is the first covenant. Tama ba ako? Well, in, sa first one. sa verse 1 pa lang, it's a form of covenant na yan kasi madami na siyang pinangako. Sabi niya, huwag ka matakot, akong shield mo, no? Ang reward mo magiging great. It's a form of covenant din, no? Kumbaga, pwede nating sabihin na ano, kasi covenant ibig sabihin tipan yan eh, pangako, parang kumbaga usapan, it's a deal. Parang ganoon, no? Dito it's more of a ceremony, eh, no, na merong ibig sabihin, na maaring ang itong three, ibig sabihin it's the, I mean, possibly nga na yung 3-year ministry ni Jesus, pwedeng the Trinity or whatever, no. I'm not sure, no, pero it, I can see this mula sa verse 9, more of ano eh, more of ceremony. Ceremonial, yeah, ano eh, covenant ceremony, parang ganun. Tapos tingnan natin sa verse 13. In verse 13 naman, sinabi, then the Lord said to him, know for certain that for 400 years your descendants will be strangers in a country not their own, and that prophetic, they will be enslaved and mistreated there. Yeah, prophetic to. Nangyari na slave sila ng Egypt. Yeah, prophetic na to eh. So noon pa man, kumbaga, sinabi ng Panginoon noon pa man na magiging slave sila for 400 years. Wow, ang galing, no? Yeah, ang galing. Hindi pa nga na na slave na. Yeah. Ano pa to, ah? Ang anak ni Abraham si Isaac. Ang anak ni Isaac si Jacob. Anak ni Jacob, yung labindalawa, doon pa lang sila papasok sa Egypt dahil dahil kay Joseph. So prophetic na tong sinasabi ng Lord na magiging alien kayo, resident alien kayo. No. Yeah. Una na nakapag-identify tayo dito kasi resident alien tayo dito sa US, di ba? Tapos somehow nakapag-identify tayo doon sa 400 years. Kasi 300 taon tayo sa Spanish rule. Diba? Spanish regime. So alam natin yung ibig sabihin ng and as enslaved and oppressed, 'di ba? Alam natin 'yon. 'Di ba? Pero ang maganda dito, I will judge the nation they serve and afterward they will go out with many possessions. O 'di ba? Nangyari rin 'to eh. Repeating nga, oh. Nangyari rin 'to, 'di ba? Can you imagine na nakikita na niya lahat ng nangyayari? Sinabi na sa kanya, buti pastor hindi siya nagtatanong uli. Hindi niya kinikinig. parang siguro sa isip ni si Ram, Lord, di pa nga ako nagkaanak tapos magiging slave pa. I know. Yung offspring ko. Hindi niya na naintindihan yun eh. Ang hirap. Hindi kasi tingnan niya, naiintindihan natin to kasi nabasa natin, nakita na natin. Nangyari na eh. Tapos nangyari na eh. Nakita na natin, nabasa na natin, history na yan. Pero tandaan nyo, si Abraham to, hindi pa to nangyayari. Parang ngayon, sa panahon ngayon, sinasabi ni Lord, ano mangyayari sa descendants mo?
Teka, mahirap i-grasp yun. Lord, teka lang. Magiging slave sila for 400 years. Yeah. Yeah. Wala pa nga yung bata. Nasaan yung bata? Okay, diba? Kung hindi ka sasabihin, Pastor ng Panginoon, eh, parang hindi ka pa naniniwala. Eh. Kung parang talagang kinakausap ka ng kinakausap. Sabi, may kasabihan nga eh, paano kaya kung ikaw eh nandoon, nasa grupo kayo ng Bible study, at biglang may kumakatok sa pinto, at yung pala yung Panginoon nandoon doon. Mm-hmm. Ano gagawin mo? Makikinig ka ba sa kanya or magipag-usap ka? Siyempre, di ba? Or didiretso mo ba yung Bible study? parang magba Bible study tayo, pag-uusapan natin siya. Yung dumating. Sabi nga eh, ang ano nga doon eh, ang hindi natin alam, Pastor, na yung Panginoon pala, yung salita ng Panginoon is yung Bible mismo na binabasa natin. Mm-hmm. Na tinitingnan natin, pinag-aaralan natin. Yun na mismo yung word ng Panginoon, siya na yung mismo. Kaya anong gagawin mo? Kasi si Abraham, wala siyang Bible noon. Aha. Oh, ang Bible niya, yung yan, yung vision. Yeah. Yan, yung kinakausap siya ng Panginoon, 'di ba? At sinasabi na sa kanya yung mangyayari. Although para sa kaisipan ni Abraham, para ang hirap intindihin. Siguro day by day naiintindihan niya unti-unti. Pero ang hirap kasi nga paano ko i-grasp yung isang understanding na wala pa nga ako doon sa first step, wala pa nga akong anak. Tapos sabihin mo sa akin 400 years sila yung offspring ko. Bansa 'yun, ha, bansa na ano, under sila ng ano, enslaved, may enslaved sila at saka ma-oppressed. Ang hirap intindihin talaga. For example. Mhm. Kasi nung maliit ako, nagbabasa ako. Nagbabasa ako mga comics, mga sci-fi. Sinasabi na by year 2020, 2030, ito na yung fase ng pamumuhay. So may mga parang Simpson, 'di ba? May mga telepono, cellphone. Nung time kong 'yon, hindi ko naintindihan 'yon. Yeah. Kita ko lang, "Uy, ganun pala no sa this coming ano." Pero ang nangyari, dumating yung time na yon, dumating yung time na 2000, hindi siya ganun ka-advance, di ba? Mm-hmm. So may delay. So kahit anong isip mo, paano tayo makakalag yung computer, yung mga ano, wala pa, hindi pa uso nun sa nung panahon ko yun eh. Mm-hmm. Calculator ata, di ka may pa yun eh. So parang magtanong ka na magtanong, hindi mo alam ang itatanong mo. Mm-hmm. Kasi parang, di ba, paano namin mararating yun? Kulang kasi yung process yun eh. Yes. By stage yun eh. So, hindi na alam ni Abraham kung paano pa siya magtatanong doon. Kasi, malayo na masyado yun sa kanyang pananaw. Yeah. Actually, Sister, sa sinasabi mo, naka-identify ako eh. Kasi naalala ko, late 90s, no? Yung kumpanya namin, kasi yung boss namin, yung presidente, ano siya, very visionary. Mahilig siya yung advance mag-isip. One day, pinatawag niya lahat. Sabi niya, gather all the best and the brightest sa mga bawat department. Sabi niya ganun. Dinila niya kami sa isang hotel. Okay, napasama ako doon. Sabi ko, ba't ako nakasali dito? Tapos, the brightest ka pala. One of the brightest. Oo. Pinasok niya kami sa hotel. Tapos, pinakain niya kami. Eat all you can. Diba? So hindi namin alam, sabi namin baka tatanggalin na tayo. Ah. Tapos sabi nung Vice President, kaya kayo nandito, 'di ba? Kilala niyo yung ano noon, yung kilala niyo yung Vice President namin noon, sikat siya ngayon, si Tugade ng DOTR. Kilala niyo si Tugade? Ngayon yung Secretary of ano, Department of ano, Transportation. Si Tugade. Yun yung Vice President namin noon. Sabi niya, kaya kayo nandito. Akala nyo, masarap buhay nyo, pinakain kayo, ha? Hindi, mag-iisip kayo. Di, sabi namin, sige sir, ano bang iisipin namin? Kailangan nyo mag-isip ng futuristic. O di, sabi niya, magbibigay kayo ng report na ano ang nakikita nyo sa future. Okay, eto yung klase ng wala kaming maisip. Alam mo, parang gusto na lang namin bayaran yung hotel at umuwi. kasi sa totoo lang, hindi ko makita, hindi ko maisip. Kasi una, pag nag-report ka ng kalokohan, pagtatawanan ka ng kasama mo, plus
baka murahin ka ng boss mo, di ba? Pinakain pa naman kita sa hotel, tapos yun lang ang bibigay mo. Pero ako, sa totoo lang, pikit mata, meron akong ginawang report. Ito yung report na ginawa ko. Sabi ko, someday, no, kapag umorder ka ng pizza, okay, yung pizza, matatrack mo. No? Hindi ko sinabing sa cellphone, hindi ko alam kung paano. Matatrack mo kung nasaan na. Kung ginagawa pa lang, niluluto, idinideliver, or nasa pinto mo na. So, honestly, ang natanggap ko noon, pinagtawanan ako. Diba? Pangalawa, sabi ko, pero ngayon, nangyayari na, di ba? Nangyayari na ngayon yun, di ba? Oh. Nangyayari ngayon yun. Pangalawa, sabi ko, someday, kasi sa totoo lang, wala na ako maisip eh. No, sabi ko, someday, meron tayong i-scan. No, na parang yung sa ano, sa may sa grocery, yung barcode i-scan. Tapos lahat ng transaction natin tapos na. O, di ba nangyayari na ngayon lahat 'yon? Diba? So kahit hindi ko siya naiintindihan, no, sinulat ko dahil sa takot, dahil baka hindi kami pauwiin, dahil alam mo 'yon, dahil wala kang sinabit na report. Oh, baka pagbayarin ka. No? Pero sa totoo lang, hindi naman natawa yung boss, pero lahat kami, pag nag-report sa unahan, kung ano-ano mga pinagsasabi namin, na nakakatawa talaga. Sa panahon na 1990s, ha, nakakatawa. Pero lahat, halos, siguro 8 out of 10 ng sinabi namin, nangyayari ngayon. So, alam yun, it unfolds. Ganon din siguro yung pakiramdam ni Abraham. Kumbaga, ang usapin dito ni Lord, iPhone na. Siya, nasa Alcatel pa at saka yung Nokia pa nung araw, parang ganoon. So, oh, nasa landline pa lang si Abram noon, parang ganoon. So ang beeper, hirap. Beeper. beeper pa. Oh, kasi kami noon, time namin beeper pa 'yun eh. Yeah. No, hindi pa namin mag-grasp kung ano yung future. No, pero lahat ng sinabi namin, kahit nakakatawa noon, nangyayari ngayon. Alam niyo 'yun. So alam niyo, so You need to obey God. You need to understand Him. Ito pa, may isa nakakatawa. May nagsabi sa akin, December 24. Natanda ko yung date, December 24. Kinuwento ko to kay Pastor Bert, December 24. 2019. December 24, 2019. Wala pang COVID, no? Nakakapag-party pa yung mga tao. May nagsabi sa akin, huwag kang pumunta ng LA. Hindi ka magiging effective doon. Honestly, may nagsabi sa akin, fast forward 2021, tama siya, hindi ako naging effective. Pero naging effective ang Panginoon. Right? So, hindi mo makita, kasi sa akin, discouraging na yan. Dapat pakikinig ako sa tao na to dahil I respect this person. Pero, mas nakinig ako sa Diyos kahit hindi ko makita. Naintindihan natin. So, importante na kahit sino pa magsalita sa iyo, dapat makinig ka sa Diyos. Sa lahat ng desisyon mo sa buhay mo, ito yung sinasabi kay Abraham, you need to listen to God. No, lalo na ang hirap ng pinapagawa kay Abraham. Kailangan niya makita yung future kahit wala pa siya ni kalahati ng present. Wala pa nga yung anak eh. Pinag-uusapan fourth generation na. Ano, tapos pinag-uusapan pa dito, mamatay ka in good old age. Di ba? Yeah, 15. Teka Lord, matanda na ako eh. Kailan yung good old age na yun? Bukas ba yun? Di ba? Parang ganun. Di ba? Ang hirap, di ba? Pero it's worth it. It's worth it to obey God day by day. Alam mo yun? That is the takeaway. We need to obey God day by day. Kumbaga, kasi yung kanyang faithfulness, it unfolds every day. Di ba may kanta nga, yung His faithfulness renews every morning? Di ba? So, yeah, how about the others? Mga Anastasio, anong masasabi niyo? Ano ba in-unfold ni Lord yung inyong pagsasama muli yan, after 14 years? Kasi mahirap yun ha. Teka lang, 14 years. Magkasama siguro araw-araw naka-Skype kayo noon, ano mo yun, mahirap siya. So paano in-unfold na someday magkakatotoo na magsasama kayo buong pamilya?
Love story yan, Pastor. By faith lang po talaga. Noong 2001 po, wala pa pong Skype. Oo, kita mo na, wala pong Skype. Ano kay Yahoo Messenger? Sulatan pa po kami noon, as in physical letters. Oh, physical letters. Oh, 2001 eh. After po noon, ano pa, prepaid pa na, bibili ka pa po ng prepaid card para makatawag. Yeah. Telex ba? Uso pa yun? Uso pa yung Telex noon? Yahoo Messenger. Uso na noon, Yahoo Messenger. Mga 2004, ganun. Mga yeah, Yahoo Messenger. Yeah. Oh. Sa ano po may internet sa Philippines. Yung sa amin po, marami pong nangyari eh. Basta may magulo po eh yung nag-aral po ako double job and then nag-school habang nagwo-work tapos si dumating si Allison nasa Pilipinas sila. Nauna si Allison. Nasa Philippines po sila. Naiwan po sila doon. Bago po kami kinasal si Anson. Yeah, so matinding ano faith ang kailangan para hindi mabog yung marriage namin. Yeah, oo. And, pero fast forward, present day, ano yung nakita niyong faithfulness ng Panginoon sa buhay niyo? Yun nga po yung mga nangyari doon. May dahilan kung bakit nangyari. Like, even though masakit, lalo na po yung, like for example, namatay po yung brother niya. Naging daan po yun para yung father niya, kasi broken family po sila, yung father na hiwalay. So yung father, dahil namatay po yung brother ni Yasmin, nag-cooperate yung father niya na ayusin po yung birth certificate niya, yung marriage certificate namin. Kasi hindi po naayos yung requirement. Kung hindi po naayos yun, talaga hindi po makakarating sila dito. Oh yeah, oh, requirement. Kasi, so ngayon po may mga dahilan kung bakit po nangyari. So ngayon, nung nandito na sila, later on namin na-realize, naging puzzle po siya na, oh, kaya po pala ganito ginawa ni Lord. Parang katulad po ni Abraham, tinetest din po yung faith and patience namin. At saka, diba, do you see yourself now, na when somebody with your same situation as a family coming in sa church, halimbawa, isang babae na ang pamilya niya, asawa at anak niya nasa Filipinas, and then you will talk to that person sa courtyard habang kumakain, uy, teka lang, ito ang aming pinagsimulan at aming pinanggalingan. Tingnan mo kung gaano ka-faithful ang Diyos sa amin. Isn't it that you are a classic exhibit A of God? Na if that person will hold on to her faith, and then makukuha niya rin yung pamilya niya, and then magkaroon din sila ng reunion. Kumbaga, somehow, the Lord is allowing us na dumaan tayo sa mga sitwasyon na hindi natin gusto. Enable for na the Lord will use it someday na okay, bala ko pala to Lord. Karga niyo pala sa akin to para pag dumating yung time, you will use me to minister to other people, hindi fake. Galing sa puso. Alam mo 'yun kasi hindi mo pwedeng i-fake na halimbawa gusto mo lang mag-minister. Ay, ganyan din kami kahit hindi naman nangyari sa iyo, gawa-gawa mo lang. Alam mo yun, hindi. Madaling mag-minister kasi teka lang, naiintindihan kita. Yeah. Di ba? Parang halimbawa, how can you minister sa isang lasenggo? Hindi ka naman lasenggo dati. Di ba? Ako, makita ko pa lang yung tao kahit hindi, alam mo yun, kahit na hindi pa nagsasalita, alam ko nang manginginom eh. Kasi, naamoy. Naamoy ko na eh. Yung kapwa ko dati manginginom. Parang gano'n, no? Kumbaga, alam ko na kagad yung tao kung babaero o hindi. Di ba parang, kasi how can you minister kung hindi mo siya na-experience? Alam mo yun? So, minsan tatanungin mo, Lord, ba't ko ba ito dinaanan? Kasi ako dati, tanong ko sa Lord. Sabi ko, Lord, sana nung bata pa ako, mas nakilala na kita. Bakit sa medyo college na ako na nakilala kita. Sana mas marami ako na enjoy na panahon kasama kita. Hindi eh. Meron talagang perfect timing ang Lord. Yes. Na kailangan mo itong ma-experience. Diba? Parang yung blind man. Wala namang kasalanan yung blind man. Wala kasalanan yung magulang niya. Pero inalaw ng Diyos yun para magamit yung sitwasyon niya to glorify His name. Diba? Your situation, painful yan. Pero tumating yung time, nagkaroon kayo ng sabi nga, there's dancing, no? Dancing in the morning, no? Dancing after morning. Pero, pagdating ng panahon, may dumating na nangangailangan, ikaw ang ipopronta ng Diyos, eh.
Hindi naman nagkakataon yun ba? Nagkakakwentuhan lang kayo sa courtyard, kumakain kayo doon. O nasaan na pala yung pamilya mo? Encourage lang kita bro ha. Ito experience ko. Boom! Encouragement yun. Hindi mo alam kung malaki na palang factor sa tao yun. Diba? Opo. Diba? Eh, imagine Abraham, pastor siya ng buong bansa. Tandaan niyo, leader siya. Leader siya ng ano, ng Abraham's lead. Hindi lang siya basta ano ah. Oo, yung flock niya malaki, di ba? So, how can he say magtiwala kayo sa Diyos kung siya naman hindi niya naman in-exhibit 'yun? Di ba? Siguro basta kaya rin natagalan din kasi hindi pa po ako Christian talaga noon. Tapos lahat na sinasabi niya sa akin ah, hindi mo pa ako kilala si Lord. Sabi ko, kilala ko siya. Eh, di ba sa Katoliko po para sa atin? Yeah, kilala naman natin. Tayo. So, lagi ko siya sinasabi, kilala ko siya. Sabi niya, hindi mo pa siya personal na kilala talaga. So, tapos pinipilit ko talaga, siguro kaya rin hindi talaga dumating sa point na napabilis din kami magsama. Kasi, siguro sabi ni Lord, kailangan anuhin mo muna ako. Kilalanin mo ako, magkaroon ka ng personal na relasyon sa akin bago talaga na maging ano talaga kayo. Kaya habang tumatagal po, doon ko talaga na-realize na yun talagang, oh, ito pala yun. Ito yeah. pala yung tunay na ano sa relasyon kay God. Yung tamang ano po talaga. Hindi lang dahil kilala mo siya, kundi may malalim kang ano po, relasyon. Relasyon. Amen. Amen. Napakaganda. Ito po ko yun. Struggle po talaga pag hindi po same yoke. Mm-hmm. Ay, joke na nga, struggle pa. Ah, di ba? Kaya nga po, lalo na po yung that same. Parehas na nga kayong Christian, struggle pa eh. Paano pa kaya pag hindi, di ba? So, pero yun nga, yung grasya ng Panginoon, napakawa. Grasya niya, matindi. Oo. Tsaka pastor, yung dadaanan, talagang babaon sa utak at saka sa puso. Yeah, yeah. Oo. So, hindi mo makakalimutan yan kahit siguro naghihingalo ka nung... I know. Si Abraham lang, eh, maka. Noong panahon na yon ganyan. So, kahit magiging ang tawag doon yung nagdi-diminish na yung iyong memory, nakabaon. Hindi yun mahuhugot sa memory mo. Hindi mananakaw ng kahit sino man. Mm. Kumbaga, tumimo sa puso mo, dahil nga na-experience mo eh. Sometimes, sabi nila, di ba sabi natin, takot tayo sa pain. Ayaw natin ng pain, sa totoo lang. Pero alam nyo ba, ang pain, sabi ng siyensya, no, ay isang kaibigan. Kasi, kung wala ka nang nararamdaman, nakakatakot yun. Parang ketongin, di ba? May mga ketong. Hindi nila alam, tanggal na pala yung tenga nila. Hindi nila alam, tanggal na yung daliri nila. No, kasi wala nang pain eh. Ngayon, pagka nakaramdam ka ng pain, ang tendency mo, mag-react ka agad. Diba? Itumusok sa'yo, react ka agad para maproteksyon naman yung katawan mo. So, pain is a friend. Pero buong buhay natin, we look at pain, nakaaway. Diba? O diba, saan ka ba natuto? Sa lahat ng pain na naranasan mo sa buhay, edi natuto ka. Diba? Parang ganun din yun. So, yung heaviness, sabi nga eh, magpasalamat tayo sa heaviness ng buhay dahil ito. Yung para sinabi niya no ni James no, consider it pure joy my brothers and sisters no. Kapag nag-undergo ka ng mga ganyang heaviness kasi madidevelop ang iyong patience, ang iyong perseverance, ang iyong faith no. So ganun din yung ginagawa ng Panginoon sa kay Abraham. 'Di ba? So verse 17, Pastor Ray, ito maganda kasi 'di ba seremonya. Tinapos ni Lord yung ceremony dito eh. Tapos binitawan niya yung Abrahamic covenant. Yeah. Itong 17 natin eh. When the sun had set and darkness had fallen, a smoking firepot with a blazing torch appeared and passed between the pieces. Kinunsum na ni Lord. Mm-hmm. Ibig sabihin, tinanggap niya yung offering. Tinanggap yung offering ni Abraham. Tapos, on that day, the Lord made the covenant with Abraham saying, ano sinabi ng Lord? I give you this land to your offspring. Mm-hmm. From the brook of Egypt to the great river. The Euphrates River, the land of the Kenizzites, Kadmonites, Hittites,
Perizzites, Rephaim, Amorites, Canaanites, Gergesites, and Jebusites. Okay. Sa gulo ngayon, sa Middle East, okay, yung gulo dyan sa Israel, kasi dalawa nagkiklaim dyan eh. Mga Hudyo, mga Hebrew, yung anak ni Abraham, anak ni Jacob, Israel, at ito, yung mga Kenites, Kenizzites, Kadmonites. Sila yan eh. Ang tawag dyan, mga ano, mga Palestinians, no, ngayon, mga panahon ngayon, mga Palestinians, no. Palestinians. So ang tanong ngayon, may debate hanggang ngayon, hindi pa nasasagot, sino ang nauna? Technically, lumalabas nauna talaga yung mga Palestinians, 'di ba? Kasi nandoon na sila eh. Ibinigay si Abraham galing sa Land of Ur. Pero itong claim naman ng mga Hebrew ngayon, yung mga Hudyo, itong claim nila. Titingnan nyo sa Genesis 15 verse 18, ito yung Abrahamic covenant. Binigay sa amin to ng Panginoon. Parang sinasabi ng China, nung unang panahon, itong West Philippine Sea sa amin talaga yan. Parang ganun, walang pagkakaiba. So, ang claim naman ng mga Palestinians, di ba? Teka, nauna nga kami dito. Hindi naman namin ina-acknowledge yung Lord nyo. O, doon na lang magkakatalo. Kung buhay ba talaga yung Lord natin o hindi. Pero lumalabas, hanggang ngayon, di ba? Kanila pa rin yung land eh. Nagpalit na nga ng pangalan yung iba. Sila, Israel pa rin eh. Di ba? Yung Persia, naging Iran na. Di ba? Yung Babylonia, naging Iraq na. Yung ang dami na nabago, yung Egypt at saka Israel na lang hindi nagpapalitata ng pangalan. So ibig sabihin, noon pa talaga ibinigay ng Panginoon sa kanila yan. So sino ang i-acknowledge mo? Nauna ka sa pwesto o sabi ng Panginoon, ibinibigay yung pwesto mo doon sa pinili niya? Ay, siyempre, yung Diyos ang may-ari ng heaven and earth. Eh. Siya gumawa. Creator siya pa to. Eh. Siya gumawa. Pumesto ka lang dyan. Pero hindi niya sinabing dyan ka. Kung natutuon niya, Pastor, kung titingnan mo yung sense ng word na sinabi ng Panginoon, parang bumili siya ng isang bag o pagkain. Nasabihin niya eh, nakalagay doon sa kabila. Sabi niya, kukunin ko yan, ibigay ko sa'yo. Ako naman ang gumawa niya. Eh. Yeah, hindi yeah. Parang sa kanya. Mm. Parang ganun. Yeah, yeah. So nilipat niya yung ownership doon sa iba. Eh, siya naman ang gumawa. So, ang gagawa mo ron? Siya yung rightful owner eh. Siya yung creator of heaven and earth. Ano magagawa natin doon? Diba? So, wala tayong magagawa doon. So, lumalabas, sa Hudyo talaga yan. Tsaka tingnan nyo, nakatindig pa rin sila hanggang ngayon. Kasi kung titingnan nyo yung mapa, ang laki ng Egypt, andyan yung Syria, Jordan, Iraq, Bahrain, UAE, Saudi Arabia, nandyan pa yung sa bandang taas yung Afghanistan, nakapalibot lahat yan, Muslim lahat yan. Kaliit-liit ng Israel, hindi nila matibag-tibag. Diba, Pastor, binumba sila nung nakaraan? 200 missiles ang pinutok sa kanila. Mm-hmm. Isipin mo yon, kung sa Pilipinas pumunta yung 200 na yon. Ay, wala na yung Pilipinas. Wala na Pilipinas. Pero tingnan nyo, nasaan nang galing ang mayayaman na tao? Scientist, magagaling na negosyante. Yan, boss ni Tita Pepot. Israelite yan eh. Diba, Tita Pepot? Mm-hmm. Saan nang galing ang, makikita nyo yung mga magagandang baril, magagandang panggamit ng gera, lahat yan galing Israel. Sila ang gumawa, di ba? Plus, may factor pa ang ano, meron silang big brother, si Uncle Sam, na sinusuportahan sila. Di ba? Awayin mo na lahat, wag lang si Uncle Sam. Kasi yan ang security guard of the world eh. Diba? Ang trabaho ng US eh, maging security guard ng buong mundo. Diba? So hindi sila magalaw-galaw. So kumbaga, kasi yung US basically ano siya eh, Judeo-Christian siya. Eh. So ang pinagmulan niya, naniniwala siya sa Old Testament at sa New Testament. So ina-acknowledge nila yung Torah. Ang Torah kasi yan yung ano eh, yung Old Testament eh. So ina-acknowledge ng US yan, ina-acknowledge ng New Testament bilang Christian. So pinoproteksyonan nila Israel. Bakit? Nasa Bible kasi. Bilang Kristiyano, itong US, sinasabi niya,
pray, no, for the peace of Israel. So kaya niya pinoproteksyonan. Kaya ginawa ni Donald Trump, di ba? Binalik niya sa Jerusalem. Kasi nasa Tel Aviv dati ang ano eh, ang capital eh. Sabi niya, hindi biblical yan. Ibalik natin sa Jerusalem dahil doon ang City of David. Diba? Okay. Doon nagsimula si David. Kasi yun, kaya yung Israel tuwan-tuwa. Diba? Dahil binalik eh. Kasi ang kalaban nila doon, kasi nga hati sila, yung kalaban nila doon, yung mga Palestino. Teka lang, eh, dito sa Tel Aviv dapat ang ano. So ang ginawa ni Donald Trump, inilipat niya yung ano, embassy sa Jerusalem. Oh, so yun, yung mga biro niya, yung mga ganong hakbangin eh, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia at presidente ka ng US, hindi mo magagawa yung pinagagawa ng Diyos. Di ba? Takeaway sa ating usapan ngayon. Takeaway. Sino gusto magsimula bago tayo manalangin? Sa akin lang eh, importante talaga yung faith natin sa Panginoon at sa relationship. Alam naman natin minsan nga yung nagipag-usap sa atin ng Panginoon, pero visit lang. Kasi sabi naman niya eh, at the end, baka may mas maganda pa siyang ibibigay para sa atin. Mm-hmm. Yun lang. Amen. Beverly Hills, take away. What is your take away? Sa lahat po ng pinag-pray natin, o sa lahat ng bagay na yung mga tugon po ng Panginoon, we have so much to wait patiently and then building our character. Amen. Amen. Yan sa Lafayette, take away. Bisado ka na yung mga lugar nila. Take away po namin, kahit na marami pong uncertainty ang future, kailangan lang po natin kumapit kay God and magtiwala sa Kanya that everything will be according to His will and plans. Amen. 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 Yan. Punta tayo dun sa malapit sa downtown. Kenmore. Sino ba Kenmore? Sister Gerlick. Kenmore tayo, Kenmore. Palagi lang kong magtiwala sa Panginoon. Mm-hmm. Tapos ano, we will trust na kung ano yung promise ng Panginoon, hindi niya babaguhin. Talagang itutupad niya. Amen. Mm-hmm. Yan. Huntington. Ay. Kahit ano. Nanguhuli si Pastor kung gising pa eh. Magtiwala lang sa Panginoon dahil siya ang creator of heaven and earth and everything. Hindi niya tayo pababayaan. I will never leave you nor forsake you. So, tulad na ni Abraham, hindi niya intindihan kung anong sinasabi ng Lord na ito magiging ganito, ganyan, ganyan. Kung naka-ano lang siya. Ha? Paano yun? So, tiwala lang tayo dahil siya ang Diyos. Amen. O pag sinabi ng Lord, ha? Kaya nating mag 150 ah, walang aangal kay Lord ah. Kaya. Dapat pag sinabi ni Lord, oy Lapilnas, game na ba kayo? 150 game dapat. Na. Game na. Game na. 'Di ba? Lord, dagdagan mo 'yung simbahan namin. All right. Yan Tita Lenlen. Ano bang lugar ni Tita Lenlen? Ano bang San Fernando? San Fernando. Eagle Rock. Maraming trials tayo dadaanan na hindi natin minsan maintindihan. Sometimes we want to give up. So yes, hindi yung relationship natin hindi katulad kay Abraham na nakakausap niya diretso, but we have to keep on praying, pray for wisdom and discernment para makita natin kung ano talaga ang plano niya sa atin.
Amen, amen. Hindi man natin siya nakakausap kagaya ng pag-usap niya kay Lord Abraham, pero that's why we're having Bible study and learning from their stories, no? Para nakausap na natin si Lord, di ba? Kasi siya, well, as relationship meet dun sa relationship ni Abraham at saka ng Lord. Mm. Ang difference natin sa kanila, yung communication nila. Mm-hmm. Iba tayo makipag-communicate ngayon sa communication ni Abraham noong time na 'yon. Mm-hmm. Yeah. Amen. All right. Sister Pepot from Mandaluyong. Parkview. Parkview. Ako naman, Pastor, sa ngayon, alam naman natin ang number one natin kinatatakutan ang COVID. Mm-hmm. Especially sa Philippines, lalo na pamilya ko nasa Philippines. But magtiwala lang tayo na we will be covered by His precious blood. Kailangan pa natin claim i-covered tayo ng precious blood. Mm-hmm. Sa prayer natin, parati kasama natin yon. Mm-hmm. At saka, sabi nga ng kanta natin sa Sunday, Our Redeemer Lives. Mm-hmm. Yeah. Advance ka, Tita Pepot, ha? My Redeemer lives. Good song. Amen, amen, and amen. Kapit lang tayo. Andrew, hindi tayo papapayaan ni Lord. Basta hang on. St. Andrew's. Mm. Andrew's Place. St. Andrew's Place. Nakamit po kayo, Pastor? Ang kwenta siya natin, Pastor, and characteristic pa natin para tayo si Doubting Thomas. Eh. Uh-huh. Nakikita, nahawakan, mm-hmm. hindi tayo magkwala. So, parang more on physical. So, it takes baby steps sa faith natin para mag-boost tayo. So, sa akin, we should trust and obey God. Pag nila, trust and obey, there's no other way. Mm-hmm. Trust and obey. Be happy with Jesus. Amen. 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 Lahat ba natawag na natin? Amen. So, kayo na lang, Pastor, yung tigawin nyo. Oh, from Valencia. Valencia. From the, di ba gusto yung mag-out of town? Punta kayo bukas dito. Out of town na yan. From the city of pastors. Valencia. O nga, no? Dito si Pastor Greg, si Pastor Manny. Si... So, bukas punta kayo dito, no, dahil pakiyaw take away. De si Abraham talaga nakapag-identify ako kasi ako mismo connection ko yung Diyos, eh, di ba? Saka ako nilang i-testify yon pagtapos na. Pero alam nila Pastor Bert yon, no, paano ko connection yung Diyos, sabi ko. May time pa nga na huminto ako magpastor dahil nga kinukwestiyon ko yung Diyos, sabi ko, Lord, napaka-faithful ko naman, eh. Ginawa ko lahat. Napaka-obedient ko sa inyo. I don't deserve this. And then, eventually, going back doon sa pagpapastor, nung nireactivate ako ng Lord, no? And then, I never realized, no, that I will meet a lot of people who had the same problem with me. So, okay, naintindi ako na, Lord. Ba't mo ako pinadaan doon? Kasi imbis na isnabing ko itong mga tao na to, yayakapin ko itong mga to. Kasi alam ko yung pinagdaanan nila. Masakit, mahirap, di ba? At kumbaga, hindi basta-basta. So, even though sabi ko lago sa Lord, Lord, masamalam ko sa'yo. Ganun ako mag-pray. Parang si David, sabi ko kasi, I don't deserve this. Ano mo yun? Kasi, sana hindi na lang ako umalis sa dati kong posisyon, okay pa ako. Di ba? Eh, simula nung naglingkod ako sa'yo, na kawindang-windang. Kumbaga, parang ang tahimik ni Lord, di sumasagot. Pero eventually, nung nakita ko, pinakita niya sa akin talaga, in-unfold niya na, okay, kaya ko pala nandaanan yun. Kasi, I will minister to a lot of people na the same situation and they need encouragement. No? Na may buhay. Pag sinabi ko, walang peki ito kasi naranasan ko, eh. Di ba? Iba yun. Iba mag-minister yun. Kapag ka dinanas mo, walang kapeke-peke yun. Mararamdaman ng mini-ministeran mo. Ah, okay. Merong pag-asa dahil si pastor nga dinanasan yan, eh. So kayang-kaya rin kaming ayusin ng Panginoon. So ang si Abraham, napakadaming pwedeng matutunan sa kanya. Kung isisiris mo nga 'to ng preaching, kukulangan ng isang taon, eh. Dahil sa dami ng kanyang pinagdaanan at paano niya in-exemplify ano ang pagiging buhay Kristiyano, no.
So masaya ako dahil natututo tayo gabi-gabi tuwing Biyernes tungkol sa buhay ni Abraham. At doon sa mga magiging anak niya, nako, mas controversial pa yung mga darating. Maniwala kayo. May napagbintangan pang ng rape. May incest na nang, nako, ang dami. Kumbaga, kung mahilig kayo sa chismis, huwag kayo manood ng mga chismis na yung mga ano, dito kayo, madaming chismis. Genesis pa lang, dami ng chismis. Pero alam mo yon, yung mga messy na nangyari sa buhay ng tao, na nangyayari rin ngayon, paano niya tina-turn around? Nako, the best. Matututo talaga tayo. Bago natin ma-experience yun, bakit hindi pa natin iwasan at matuto sa kamalian ng iba? Alright? Manalangin tayo. Salamat, Pastor Ray. Palakpakan naman natin si Lord para kay Pastor Ray. Yan. Thank you for facilitating. Good job. So isa-isa magpa-facilitate ang ating mga pastor. Yan. Abangan niyo si Pastor Bong. Yan. Pastor Bong, nakita mo na yung schedule natin. Nakapost na. So manalangin tayo. Dakilang Ama sa langit. Salamat po at kayo po ay faithful sa amin kagaya ng ginawa ni Abraham. Panahon pa lang ni Abraham, ganun na kay Lord, paano pa kaya ngayon? Salamat sa Abrahamic Covenant, sa pangako nyo. Salamat, tinuruan nyo kami, Panginoon, na i-keep yung aming promise kung kami magbibitaw kagaya ng promise na binigay ninyo sa amin at ganun din kay Abraham. Salamat, Panginoon, dahil unti-unti, day by day, ina-unfold nyo yung aming pangako nyo sa amin at paano nyo ipinapakita sa amin sa bawat araw na kayo ay faithful at talagang intention nyo lang sa amin ay pagpalain kami at baguhin ang aming mga puso na nanaayon sa inyong puso, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang COVID-19 ay lumayo sa aming simbahan, walang magkasakit sa aming mga pagtitipon. Dalangin namin to keep safe always lahat ng members namin. Salamat sa blessing nyo, Panginoon, yung sanitizer. Salamat, Panginoon. Gamitin niyo po yun na maging pagpapala sa lahat ng mga tao. Dalangin din namin, Panginoon, ang darating na linggo, kayo po manguna sa aming pagsamba, Panginoon, at sa aming fellowship. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Nga pala, paalala, bago tayo mag-picture, meron tayong libreng sanitizer. Okay? So, 5,000 yun. Pwede nyo nga ipaligo. Pwede nyo nga ipaligo. So, tinext ko na si Pastor Greg. Tapos ang ginawa ni Pastor Greg, in-email blast niya sa lahat ng simbahan ng LA. So, sabi ko, available yon 11 to 1 p.m. Sabado at Linggo. So, baka may dumating na mga taga-ibang simbahan na Nazarene. Pipick up sila. Pareceive lang natin. No, bibigyan Pastor, natin. Pastor, reminder yung mag-anniversary, hindi mo papamigay yun doon? Magtatabi tayo. Bibigyan din natin yung mga katabi nating simbahan, yung Korean, yung Spanish, yung English. Mamimigay din tayo doon every Friday. Nakausap ko na si Star Brown. 10 boxes. Pamimigay doon sa mga, meron silang food distribution every Friday. So bawat food, nalagyan nila ng sanitizer. So, homeless. Mga homeless, mga gano'n. So, hindi na tayo magdi-distribute. So, sabi ko, bibigay ko na lang yung sa inyo. Tapos, yung ibang congregation, nag-response na ba? Kung ilan nang kukunin nila? Wala pa. Wala pa kasi kaka-blast pa lang ng email ni pero nilagay ko doon, may disclaimer naman, good while supply last. Kung wala na, tapos na. Parang gano'n. Pero bukas, Saturday, at hingi tayo ng tulong sa basketball ministry, hakutin sa van, ilagay lahat sa office. Tapos, yung mga basketball players, bibigyan natin sila ng tag-iisang bote. Yan. Tapos, yung mga sa Sunday naman, yung mga members natin, kung ilan kayo sa bahay, kung 5 kayo, 4 kayo, kuha ka ng 4-5. Kasi ang ayaw natin, may stock sa bahay, kukuha ng 1-2 boxes, may stock lang sa bahay. Tandaan natin, stewards tayo ng Panginoon. Hindi tayo i-bless pag na-stack yun. Ang gusto ng Panginoon, ma-distribute sa mas maraming tao. Kaya as much as possible, ang distribution natin per head. Wag yung per bottle, wag yung per box. Kasi pag per box, bawa isang pamilya lang, kaya anihin mo yung 24 pieces, ang tagal nun bago maubos, di ba? Maubos yun, pero matagal. Unlike ng pwedeng gamitin ng ibang tao. So, gusto natin mas maraming tao makagamit, mas maganda. Oo. So, yun. Kapag may kilala kayo, kailangan kilala kayo doon. Dami yun. Magdala tayo ng 2 box, 3 box doon sa taas sa basketball lang.
Ayan, maglalagay tayo sa basketball, mga dalawa tatlong boxes. Sampu agad sa ano, sa food distribution ng English. Oh, bigay natin sa kanila. Yung mga ano, mga congregation na nasa rin, sabi ko, bilangin nyo attendance nyo. Kung meron kayong 50, huwag kayong 50, pamigay nyo bawat isang tao. No, except Pastor, exception apa. Bibigay niyo ba si Pastor Josh? Oo naman. Oh, lalo na yung mga Koreans, tipuan natin sila. Oo, sigurado 'yan. Oh, tayo hindi tayo Bengador. Bibigyan natin. Ano 'yan? Nasilip. Nasilip na naman yung barbecue naman. ano tayo? Lahat wala tayong sisinuhin. Kumbaga. Ganyan tayo, hindi ano. Anong meron tayo? Actually, si Star, inano niya ako, in-email niya ako, at tinext niya ako. Napaka-generous daw natin mga Pilipino. Napaka, sobrang nabibless siya sa atin. No? Kasi siyempre, alam niya, minsan meron hindi pagkakaunawaan, pero instead daw na, ano, talagang iba yung reaction pa natin. Kasi after niyang i-text sa akin yung tungkol sa uling, ang reply ko sa kanya, gusto mo ng sanitizer. So, kumaga, ano tayo, di ba? Puno na yung ano, Pastor, puno na yung office natin, medyo masikip na doon. Kaya, di ba, mabilis yan, mabilis maubos yan. Oh, kaya kung may kukuha na, kuha na kaagad. Bukas, meron na siguro kukuha niyan. Sampu na nga agad sa kanila, sa English. Tapos, may meeting kami pala bukas, pag-pray nyo. I-meeting ako si yung English sa Korean na mga senior pastors. No, doon ibibigay ko na yung sa kanilang kung kailangan nila ng sanitizer. Kung ilan ang gusto nila, tama. Yeah, kung ilan ang gusto nila. Oh, kasi ang dami naman yan. Aanay naman natin yan. Oh. So tapos i-bless na rin na lang natin yung mga nagbigay sa atin. Alright? So, okay. Picture na tayo. Wala si Ersang. Sir, Pastor, sa 29, anong t-shirt natin? Puti pa rin? Opo, last na yon. Last na suot na yon. Last night sa 29. Kasi sa susunod, sa 26, sa anniversary, bago na. Bago natin. Yan. So, ano yon, maganda yung t-shirt natin. Kulay black. Black na. Oh, kasi malamig na eh. Mm-hmm. Okay. Class picture. 1, 2, 3, smile. There you go. Okay, guys. Maraming salamat. See you tomorrow. Thank you. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night.